Ang presidente at istriktong boss na hirap magtiwala sa ibang tao. Pag-aaring ng pamilya niya isa sa pinakamalaking real estate company sa bansa. Meet Nadine Abigail Infante, ang simple at magandang sekretary ni Nathan. Akalain ba ng simpleng dalagang itong bibihag sa natutulog na puso ng masungit na binata? Bago po tayo magpatuloy, pakilike ng ating video, pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para laging updated sa mga bagong upload. Meet Noel Nathaniel Eugene Montesilio, bunsong anak ng isa sa kanilang business tycoon sa bansa. Kasalukuyang president ng kanilang sariling real estate company. Matangkad, matipuno, at may maputi at makinis na kutis. Sa unang tingin, nakakawig siya sa sikat na Chinese actor na si Dylan Wang. Kaya naman maraming babaeng napapalingon sa kanya sa tingin naglalakad na siya. Pero ang gwapong si Nathan may attitude problem. Laging seryoso at nakalukot ang noon nito. Hirap siya magtiwala sa mga tao kaya naman halos wala nagtatagal na sekretary sa kanya. You're fired! Halos umaalingaw na sigaw niya sa kanya nakakaisang buwan pa lang na sekretarya. Napayoko na lang kawawang sekretarya. Nang sumunod na araw, bakante na naman ang desk ng sekretary ni Nathan na nakapweso sa bungad ng pinto bago ang sarili niyang opisina. Pre, ano naman nangyari sa sekretarya mo? Don't tell me, padala na naman yun ang kalaban mo. Nakangising bungad ng kaibigan niyang si Alvin. Ano pa nga ba? Nahuhuli ko siya nagkakalkal sa drawer ko. Salubong ang kilin ng sagot ng binata na nooy abala sa pagpirma ng mga dokumento. Since wala akong sekretarya ngayon, ikaw munang pumalit. Sabi niya na sinara na ang folder at tinarap ang kaibigan. Pre, hindi pwede ako naman na matatambakan ng trabaho niyan eh. Angal na agad ni Alvin. Sino bang boss dito? Tanong nitong tumayo pa't bahagyang nagtaas ng boses sa kaibigan. Ikaw! Mababa ang tono ng boses na sagot ni Alvin. Alam mo pala eh, pwes sumunod ka sa utos ko. Kunway sabi nito. Napakamata lang ng ulo si Alvin habang napaupo sa bakanteng mesa. Pwede bang kunin ko muna mga gamit sa table ko? Alanganing tanong niya. Mamayang break? Sagot ng binata na nooy nagpatuloy na sa ginagawa. Natapos ang ilang minuto, sumulap ito sa suot na relos at nagmamadaling tumayo. Let's go! May meeting pala ako ngayon sa labas. Kailangan kita doon. Sabi nito na kumutok ng bahagya sa desk niya. Halos natataranta namang sumunod si Alvin sa kaibigan. Sa hallway na salubong ni Alvin ang isa niyang staff. Boss Alvin, bakit di ka na bumalik? Mag-i-start ng meeting. Natataranta nang sabi nito. Cancel mo. Kailangan pa ako ni Boss Nathan. Aniya na nagmamadaling humabol sa amo. Napakulot na lang ng noo ang assistant niyang si Chris. Pagdating sa restaurant, agad na nakipagkamayan sa isa't isa sa Nathan at ang mga nakanegosasyon nito. Matapos sa may isang oras din na madetaling pag-uusap, sumaya si Nathan kay Alvin na naoy nakaupo sa di kalayuan sa upuan niya. Agad tong tumayo at lumapit sa kanya. Pen? Mahinang sabi nito. Ha? Tanging naisagot ni Alvin. Yung pen, magpipirmahan na kami ng kontrata. Halos nairita ng bulong nito sa kanya. Napangisi si Alvin. Wala akong dala, bulong niya. What? Halos nanlaki ang matang bulong nito sa kanya. I-delay mo muna, bibili muna ako ng pen. Natatarantang sabi ni Alvin. Halos butil-butil ng pawis na nabuhas sa restaurant para maghanap ng ballpen. Sa sobrang tarantahan, hindi na naisip na magtanong sa mga staff ng restaurant at dumiretso siya sa labas mismo para maghanap ng mabibilhan. Malaki ang mga hakbang na binaybay niya ang gilid ng kalsada hanggang mabanggani ang isang babae. Bumagsak ang mga hawak ito at tumapon sa gilid ng kalsada hanggang mabanggani ang isang babae. Bumagsak ang hawak ito. Isang ballpen ang gumulong sa paanan ni Alvin. Nanlaki ang mga mata niya habang pinagmamastan ang tila nagniningning na ballpen sa sahig. Ballpen! Parang wala sa sariling sabi niya, sabay dampot sa ballpen. Pero naunahan siya ng babaeng kaninang pinupulot isa-isa ang mga bumagsak na gamit. Bigla naman tila natauhan si Alvin. Naku, miss, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Agad na sabi niya tumulong sa pagpupulot ng gamit ang dalaga. Hanggang sa madampot niya isang resume. Bigla siya napasulyap sa magandang dalaga. Naghahanap ka ng trabaho? Parang excited pang tanong niya. Opo. Alanganing sagot ang dalaga. Alam mo may opening sa amin, baka gusto mo magbasa ng resume. Agad na sabi niya. Naku, sige po, sir. Natutuwa namang sabi ng dalaga. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Nahihiyang sabi ni Alvin.
Bigla namang napaurong ang dalaga na latang na ilang sa kanya. Naku, miss, wag kang mailang sa akin. Gusto ko lang manghiram ng ballpen sa'yo. Agad na sabi niya sa bingiti sa dalaga. Napaawang ang labi ng dalaga at napangiti sa kanya. Na makiram ng ballpen, nagmamadali nang bumalik si Alvin sa restaurant kung saan naghihintay ang boss niyang si Nathan. Humahangos pa siya na makaupo sa tabi nito sabay lapag ng ballpen. Halos pilit na ang ngiti nito nang dumating siya. Bakit ang tagal mo? Halos nanggigigil na bulong nito. Mamaya mo na lang ako pagalitan. Humihingal na bulong din ni Alvin. Bahagya pang natigilan si Nathan na makita ang kulay pink na ballpen. Anang-anin namang napangiti si Alvin. Lalo nagsalubong ang kilay ng binata. Sige na, pwede na yan. Na makaalis na nga ang investor. Doon siya hinarap ng kaibigan. Anong kalokohan yon ha? Bakit wala kang dalang kahit ano? Gigil na sabi nito sabay tapik sa kanya. Pre naman, binigla mo ako kanina. Aba malay ko bang kailangan para ng bullpen? Nakangising sabi niya. Sira ka talaga. Akmang tatapikin niya sa braso sa Nathan pero agad naman tong nakailag. Nakapalog ka, close ka na ng deal. I-treat mo na ako ng lunch. Nangiting kansaw ni Alvin kay Nathan. Diyan ka magaling. Nakangiting sabi nito sabay sa niya sa waiter. Habang kumakain, biglang naalala ni Alvin ang resume na tinupi niya at binulsa sa likuran ng kanyang pantalon. Meron na pala ako nakitang bagang mong sekretarya. Aniya sabay hugot sa bulsa. Nangiting inabot niya ang nakatuping resume. Napakunot ang noon ni Nathan. Sama naman ba sa na puro tong resume na to? Tanong niya. Siya yung may-ari ng ballpen na pinaram ko sa'yo. Taas na upang sabi ni Alvin. Nailing namang binalik ni Nathan ang resume sa kanya. O bakit hindi mo type? Nakakunot ang noong tanong ni Alvin. Coincidence lang ba na nagkita kayo? O baka naman setup na naman to ng mga kalaban ko sa negosyo? Biglang sumeryosong mukha nito. Mukha namang hindi. Basta bukas tatawagan ko siya. Subukan mo lang kahit isang buwan lang. Habang tinatapos ko mga trabaho sa department namin. Suggestion nito. Meet na din. Maganda. May katamtamang taas. Maputi at makinis din ang balat. Sa unang tingin na akalain mo siyang Chinese actress na si Shen Yu. Kabaliktaran ni Nathan. Sina din masayahin. Sanay siya magpakababa at magpakatao dahil ganun siya pinalaki ng mga madre at pari na kumupkup sa kanya. Baby pa siya noon na mapulot siya sa harapan ng simbahan at mula noon di niya na nakilala pang tuloy niya mga magulang. Kasalukuyan siya nakasakay ng jeep papunta sa isang job interview. Halos hindi gumagalaw sa traffic ang jeep na sinasakyan niya, kaya naman panay ang silip niya sa relos niyang suot. Isang oras na lang at malalate na siya sa itinak ng oras ng interview niya, kaya naman ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya. Lord, please help me. Panay ang usal niya ng dasal, hanggang sa magpa siya na lang siyang bumaba na lang ng jeep. Halos lakad-takbo na ang ginawa niya, di niya naalintana ang init dumi ng hangin na humahampas sa mahaba niyang buhok. Matapos ng kalahating oras, narating na rin niya ang kumpanya. Muli siyang sumilip sa relos niyang suot. Kalahating oras silang natitira bago mag-start ang job interview niya. Lalang lumakas ang kabog ng dibdib niya nang bumukas ang elevator na kapagunahan siyang pumasok. Halos siksika na sa loob. Tumunog ang warning sign na kailangan magwas ng tao. Pero dahil mukhang lahat ay nagmamadaling makapasok, walang ibig lumabas. Dahan-dahan kumilos si Nadine at lumabas ng elevator. At doon naman halos sabay-sabay na napabuntong hiningang iba. Ngumiti pa siya sa mga ito bago tuloy ang magsara ang elevator. Muli siyang sumilip sa relos niya. Ilang minuto lang natitira para sa appointment niya sa boss. Babalik na sana siya sa kabilang elevator na babangga niya isang lalaki mula sa likuran niya. Sorry po sir, magalang na sabi niya. Hindi ngumingiti ang lalaki at seryoso lang na nakatingin sa kanya. Nagbaba ng palingan ng dalaga. Pagbalik niya sa ikalawang pinto, mabilis tong naupuno ng mga empleyado nagmamadali na rin ng mga oras na iyon. Lumingon siya sa likod at maraming empleyado naghahabol ng oras kaya tumabi na lang muna siya at naghintay hanggang siya na lang at ang kaninang nabangga niyang lalaki ang natira. Halos sabay pa nga silang pumasok ng elevator. Lord please, sana po pwede pa akong humabol. Usal niya. Napakunot ang noon ng lalaki na marinig ang bulong niya. Nailing tong sumulyap sa kanya. Nakayoko ang dalaga kaya tina nito napansin ang lalaki. Nang bumukas ang elevator, sabay din halos silang lumabas. Halos magkasunod din sila naglalakad at pumasok sa iisang silid. Good morning, sir. Bungad ng mga empleyado sa lalaking sinusundan niya. Nanlaki ang mata ni Danin. Siya kaya ang boss? Bulong pa niya.
Excuse me, miss. May I help you? Approach sa kanya na isang babae. Yes, ma'am. Good morning. Miss Nadine, I'm having an interview with Mr. Nathaniel. Saglit tinignan ng babae ang hawak na logbook. Tsaka siya pinapasok sa salid kung saan din pumasok ang lalaki. Ma'am, pasok po kayo sa glass door sa kanan. Inintay na po kayo ni President. Nakangiting sabi ng babae. Nanlaki ang mata ni Nadine. President ng company po? Alanganing tanong niya. Yes, ma'am. Nakangiting sagot ng babae. Natatarantang inayos niyang lalakot niyang damit. Sinuklay ng mga daliri ang nagulo niyang buhok. Go ahead, ma'am. Inintay na po kayo ni sir. Muling sabi ng babae. Na makapasok ng silid, lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Na matalaw niyang nakaupo at naghihintay makapasok sa loob ng silid. Ang kanyang lalaking kanina naakala niyang ordinary yung empleyado lang ng kumpanya. Have a seat. Seryosong mukhang sabi nito. Nadine Abigail Infante, right? Bungad nito. Yes, sir. Mag-a-apply ka pala. Bakit nagpaubaya ka sa elevator kanina? Hindi ba dapat nagmamadali ka makarating sa appointment mo? Seryosong mukhang sabi ko. Namatla si Nadine. Bahagyang napayo ko. Napakunot ang noon ng lalaki. Si Alvin, paano mo nakilala? Sunod na tanong pa nito. Po, sino pong Alvin? Kunot ang noong tanong niya. Hindi mo kilala si Alvin? Nakakunot din ang noong tanong ni Nathan. Napabaling ang tingin ng dalaga sa bolpe na hawak ng binata at doon niya naalala ang lalaking kumuha ng resume niya. Ah, Alvin po bang pangalan ni sir na nanghiram po ng bolpe na yan sa akin? Nakangiting sabi pa ni Nadine sabay sulap sa bolpen. Natigil na naman ang binata at napasulap din sa hawak ng bolpen. So hiniram niya lang talaga ito. Napakunot na upang tanong nito habang hawak ang bolpen. Opo, kahapon po malapit sa Asian restaurant. Nakangiting sagot ng dalaga. Bahagyang natigilan ang binata. May kakaibang karisma ang ngiti ng dalaga na tila nakakapanghina. Ilang saglit siyang napatitig sa matamis at inosenteng ngiti ng dalaga. Marunong ka ba mag-drive ng kotse? Tanong ito nang muling makabawi. Yes po, sir. Mabilis na sagot ang dalaga. Good. Kailan ko na sekretaring marunong mag-drive. Since recommended ka naman ni Alvin, let's see kung kakayanin mong trabaho. Tanggap na po ako, sir? Nakangiting tanong ng dalaga. Yes, pwede ka na magsimula bukas. Seryoso at hindi ngumingiting sabi nito. Thank you po, sir. Halos hindi may tago ang tuwa ng dalaga. Follow me. Agad tumayong binata at naglakad sa hallway, pabalik ng sariling opisina. Matapos niya may pakita kay Nadine ang pistol ng binata, ay pinauwi na rin niya ito. Halos hindi makapaniwala si Nadine na tanggap na siya sa trabaho, kaya naman agad siyang dumiretso sa pinakamalapit na simbahan. Kinabukasan, excited sa trabaho si Nadine. Buo-bungad pa lamang siya narinig niya ng malakas at galit na boss na nagsisimula sa loob ng opisina ni Nathan. Kitang-kita niya mula sa salaming dingding na nagtatalo si Nathan at ang dalawang lalaking bisita nito. Na mapansin niyang palabas na mga ito'y agad siyang lumayo at nagkubli. Ilang minuto pa ang pinalipas niya bago siya pumasok sa opisina ni Nathan. Good morning, sir. Bati niya rito. Come here. Seryosong mukhang sabi nito. Binuksan niya ang computer. Isa-isang tinuro sa kanya mga dapat niyang gawin. Mabilis naman niyang natutuhan ng mga tinuro nito. Kung may questions ka, just feel free to ask me. Mas gusto ko nagtatanong kaysa nagmamarunong. Makahulog ang sabi nito. Okay po, sir. Nakangiting sagot niya. Muling sumilay ang cute na dimple si Nadine na napamangiti rin sa binata. Nang bumalik na sa pwesto ni Nadine, napakunot ang noon ng binata. Bakit ba ako nakahawa sa ngiti niya? Nakakunot noong tanong niya sa sarili. Hapon na mapadaan sa opisina niya ang kaibigan si Alvin. Aba, Miss Ganda, nandito ka na pala. Nakangiting bungad ni Alvin. Naku sir, kayo po pala. Thank you po ah. Nakangiting sabi nito at yumuko pa sa kanya. Naku, okay lang yun. Basta pagbutihan mo lang ha. Huwag mong papansinin yung ama mong masungit. Nakangiti pang balong nito sa kanya habang ginunguso si Nathan na nakaupo sa loob ng opisina. Nakangiti naman tamango ang dalaga. So, how's Nadine? Cute, diba? Nangingiti pang bungad niya kay Nathan na makapasok na siya sa loob. Stop that nonsense. Sabihin mo nga sa akin, paano nalaman nila kuya na nalusot kong project? Seryoso mukhang tanong niya sa kaibigan.
Di ko nga eh, alam eh. Parang di mo naman kilala yung kuya mo. Daigpang pa niya sa dami mga mata. Kaswal pang sabi niya. Malabang tama ka ng hinala sa ex-secretary mo. Anito na biglang naalala ang dating sekretarya ng binata. Eh, eto kayang napulot mo. Sa tingin mo, okay ba to? Aniya, sabay sila pa sa salamin at tumatago sa pwesta ng dalaga. Oo naman, tingnan mo naman, mukhang anghel yan, oh. Don't tell me, hindi ka nadadala sa smile niya. Nangaasar pang sabi nito. Sira ulo ka talaga. Bumalik ka na nga dun. Aniya, sabay tulak sa kaibigan papalabas. Magpapaalam lang ako. May ocular kami sa Batangas, kaya huwag kang maglalasing. Wala magdrive sa'yo. Nakangiti pang sabi nito. Sira ka talaga, umalis ka na nga. Nang gabing yon, pinag-drive na din si Nathan papunta sa isang bar. Sir, may imimit po ba tayo dito? Alanganing tanong niya na maipark ang kotse. Sama mo lang ako saglit uminom. Maikling sagot niya. Pero sir, hindi po ako sanay uminom eh. Agad na sagot niya. Okay lang, ako lang ang iinom. Panay ang silipin na din sarilo sa suod. Mag-aalas just na ng gabi, hindi pa rin tumitigil si Nathan sa pag-inom. Ang dami na rin na ikwento nito sa kanya tungkol sa mga nakaraang sekretary nito at nanloko raw sa kanya. Sir, hindi pa po ba tayo uuwi? Medyo late na po kasi. Bulong niya rito. Sumulyap to sa relos at saka tumingin sa kanya. One shot na lang. Muling hirit pa nito bago tuloy ang tumayo. Sa tulong ng mga tauhan sa bar na akin nila pasakay ng kotse sa Nathan. Sir, saan po kayo nakatira? Talong niya sa halos nakapikit ng binata. Just drive, I'll tell you. Halos pabulong ng sagot nito. Bahagya siyang dumukwang upang ayusin ang seatbelt ng binata, kaya halos malanghap na niyang amoy ng alak na hininga nito. Nagsimula na mag-drive ang dalaga, at habang nagmamaneho siya nagtuturo lang ang binata kung saan kanto siya liliko, pero nagpaikot-ikot lang sila sa lugar. Di pa rin ito nakikita ang sariling tirahan kaya nagpasya na lamang siya na dumiretso na sarili niyang bahay. Hirap man, pilit niyang inaalalayan bakit sa bahay niyang nasa second floor ang binata. Halos mabitawan niya nito sa sobrang kalasingan. Heist, grabe. Ba't kasi nagpakalasing kayo, sir? Hingal pang sabi niya na maihiga sa sofa ang binata. Kinapkapan niya ang bulsa ng pants ang binata at kinuha niyang cellphone para makontak ang pamilya nito. Pero tsempo namang tumawag ang best friend nitong si Alvin. Hello, pre. Kamusta? Agad na bungad ni Alvin. Hello, sir. Sina din po ito? Maagap niyang sagot. Nasaan ang boss mo? Agad na tanong nito. Nalasing po eh. Hindi ko po alam kung saan ang address niya. Nandito po siya sa bahay ko ngayon. Paliwanag niya. Ah, ganun ba? Hayaan mo lang siya matulog muna dyan. Pasensya ka na. Nasa Batangas pa sa kami eh. Sige po sir. Matapos kausapan si Alvin, nagpainit ng mainit na tubig ang dalaga para sa cup noodles rin at yun na rin ang hahaponanin niya. Habang kumakain, nakatanaw lang siya sa natutulog na binata. Kawawa naman siya. Usal pa niya. Mag-aalas 4 na madaling araw na magising si Nathan. Napaigtad pa na mapansin ang kinahigaan niya. Mula sa sofa, tanaw niya ang kamang kinahigaan ni Nadine. Bakit nandito ka? Tanong niya habang nakahawak sa noo niya. Tumayo siya at nagmasid sa kabuoang kwarto ng dalaga. Simple at walang gaanong gamit sa loob ng kwarto maliban sa aparador na siya rin nagsisilbing tokador. May isang maliit na refrigerator sa kusina na walang ibang laman kundi tubig. Sa mesa, napansin niyang basyo ng cup noodles sa pinagkainan ng dalaga. Ano to? Ito lang ang hapunan niya? Ani at kinuha pa at sinilip ang basyo ng cup noodles. Muli siyang sumilip sa relos. Masyado pang maaga. Marahan siyang pumasok ang silid kung saan natutulog ang dalaga at tahimik lang na pinagmamasdan niya ito. Mag-isa lang ba talaga siya sa buhay? Bulong niya sa sarili na mapansin niyang litrato na nasa picture katabi ng lampshade. Larawan ni Nadine na nakasuot pa ng uniformeng pang high school, kasama matandang madre at pare na tumatayong yung ama at ina niya. Di naman nagbago ang mukha niya. Napapangiti pang sabi niya. Wala man lang kahit anong laman tong kwarto niya. Bulong pa niya habang papalabas ang silid. Muli siyang naupo sa sofa at sinubukang bumalik sa pagdulog pero hindi na siya dalawin pa ng antok. Muli siyang tumayo at bahagyang sumilip sa dalaga, nakasalukoy ng mahimbing ang pagkakatulog. Biglang napaedad si Nadine nang tumunog ang katabi niyang alarm clock. Agad niyang sinilip ang sofa kung saan nakahiga ang amo niyang si Nathan pero wala na ito roon. Nagmamadali siyang bumangon. Tiningnan ng kotse sa garahe at wala na rin ito roon. Umuwi na siguro siya.
Umuwi na siguro siya, isip-isip niya. Napasulyap si Sariloz, mag-aalas 7 na ng umaga, kaya nagmamadali na siyang kumilos para pumasok sa opisina. Pagdating sa opisina, inabuti niyang abala na sa pagtatrabaho si Nathan. Nakakaya naman, nauna pa sir sa akin. Bulong pa niya sa sarili. Uupo sana siya sa desk niya na mapansin niyang nakatingin sa kanya si Nathan. Sumenyos ito sa kanya kaya nagmamadali siyang pumasok sa salaming silid na opisina nito. Good morning, sir. Bungad niya rito kasabay na matamis niyang ngiti. Pumunta ka kay Sir Alvin mo sa second floor. Pakikuha mo yung file sa Batangas project natin. Anito na panayang haplos sa noo. Okay po, sir. Mabilis niyang sagot. Bago siya dumiretso sa opisina ni Alvin, kumuha muna siya ng gamot at tubig, tsaka bumalik sa opisina ng binata. Sir, baka po masakit ang ulo ninyo. Kinuha po kayo ng gamot. Sabi niya habang iniaabot ang gamot. Nasaan yung iniuutos ko sa'yo? Nakakunot ang noong tanong nito. Kukunin ko pa lang po. Alanganing sagot niya. Pwede ba sa susunod kung ano lang ang pinapakuha ko, yun lang ang gagawin mo? Halos pasigaw pang sabi nito. Sorry po, sir. Nakayoko ang sagot niya. Pumunta ka na sa Sir Alvin mo. Singhal nito sa kanya. Nataranta namang lumabas ang silid si Nadine. Halos namumutla pa siya na marating ang opisina ni Alvin. Naku, Miss Nadine, kakaalis lang po ni Sir Alvin. May inisikaso po sila sa field eh. Sagot ng sekretary nitong si Chris. Nanlaki ang mga mata niya. Matagal na ba siyang nakaalis? Agad ng tanong niya. Kakalabas lang, baka abutan mo pa sa lobby. Sagot ng sekretarya. Parang walang narinig na nagtatakbo pababa si Nadine. Hinabot si Alvin. Di na to gumamit ng elevator kaya ganun lang ang hingal niya nang abutan niya ang grupo ni na Alvin na kakalabas lang ng elevator. Sir Alvin! Halos umalingaw ang boses niya sa lobby. Napatingin ang lahat sa kanya pati na si Alvin. Nadine, what's wrong? Bakit tumahangos ka? Ani Alvin agad lumapit sa kanya. Sir, pinapakuha po ni Sir Nathan yung mga files daw po sa Batangas Project? Halos sumihingal pang sabi niya. Laku, hindi pa tapos ka mo. Babalik pa ako dun ngayon. Sabihin mo na lang ako mismo mag-aakit dun sa kanya bukas. Nakangiting sagot ito sabay tapik sa balikat niya. Sige po, sir. Nakangiting sagot niya. Bago tuloy ang pumasok sa loob ng opisina, ay inayos muna ang kanyang sarili at huminga ng malalim. Huwag sana siyang magagalit. Maraing dasal niya. Walang reaksyon ng mukha nito sa sinabi niya. Sumalapit ito sa Rilos at muling bumaling sa kanya. Magbuka ng lunch for two sa Louisiana restaurant mamayang 12. Sabi nito at di tumitingin sa kanya. Okay po, sir. Agad nasagot niya. Agad siyang nagpa-reserve sa restaurant na sinabi nito. Mabilis ngang lumipas ang isang oras na nagsitayuan ng mga empleyado para mag-lunch pero hindi pa rin makatayo si Nadine. Panay ang silip sa Rilos, pasado alas 11 na pero hindi pa rin nga lumalabas ang opisina ng amo niyang si Nathan. Kumakalam na ang tiyan niya sa gutom kaya naisipan niyang kalakatukay ng amo. Sir, paalala ko lang po, yung reservation niyo po ng lunch mamayang 12 noon. Nahihiyang sabi niya. Okay na yun. Nandun na sila sa restaurant? Maikling sagot ito na hindi malang lumilingon sa kanya. Napakunot ang noon ni Nadine. Sir, hindi po ba kayo magla-lunch? Nag-aarang ang tanong niya. Mag-lunch ka na, may tatapusin pa ako. Maikling sagot ito habang patuloy sa ginagawa. Sa kantin na abutan niyang ilang mga empleyado. Sa mga department niya, agad siyang inay namang ito sa mahabang table. Nakangiti naman nakijoin sa kanya ang mga ito. Nadine, kamusta ka naman pala sa pwesto mo? Nakangiti ang tanong na Joy. Okay naman. Nakangiti ang sagot niya. Sisinusungitan ka ba ni Sir? O sisa naman ni Alpha? Naku, hindi, mabait naman si Sir. Agad niyang sagot. Alam mo bang walang ibig pumesa sa pwesto mo ngayon dahil natatakot kami masibak? Bulong naman ni Camille. Bakit naman? Naiinteresaduhang tanong niya. Mapili kasi si Sir at may pagka-istrikto kapag merong siyang di na gustong ginawa ng sekretary niya, tinatanggal niya agad-agad. Kaya ikaw ha, ingat ka ha. Muling bulong nito. Tinatakot din naman ako eh. Ani ang napahawak pa sa dibdib. Sinasabihan ka lang namin para, alam mo, mukha mo talino at magaling ka, kaya mo yan. Nakangiti ang sabi ni Alpha. Napangiti na rin siya. Bago tuloy ang umalis ng kantin, bigla niyang naalala si Nathan. Nakita niyang may pack ng food para sa VIP, kaya naglakas loob na siyang bilhan ito.
Bahala na kung masigaw na naman siya. Isip-isip niya. Abot-abot ang kabog ng dibdib niya na makarating siya ng sariling desk. Tanaw niya mula sa labas sa subsubo rin sa trabahong binata. Kaya lakas loob na kumatok ulit siya sa opisina nito. Come in! Narinig niyang sabi nito. Halos nanginig pa siya na ilapag niya sa mesa ang pack ng lunch na binili niya sa kantin. Tumigil sa ginagawa ang binata at saglit na sumulyap sa iniwan niyang pagkain at saka matalimang tinging tumingin sa kanya. What are you up to? Singhal nito sa kanya. Po? Kurot ang noong tanong niya. Kanina binigyan mo ako ng gamot, tas ngayon kinuha mo naman ako ng lunch? Kinukuha mo ang loob ko, para saan? Tell me, sino nagpatala sa iyo dito, ha? Anit at tumayo sa harapan ko. Excuse me po, sir. Wala pong ganon. Napansin ko lang po kanina, panay ang aplos niyo sa noon niyo. Kaya naisip ko po baka sumakit ang ulo niyo dahil sa pagkakainom niyo ng alak kagabi. Tsaka napansin ko po, busy kayo, kaya naglakas loob po kung kunin kayo ng lunch. Pero kung ayaw niyo po, ibabalik ko na lang. Naluluhang sabi ng dalaga. Ano yan? Umiiyak ka? Wow! Should I say sorry? Nanunuya pang tanong nito. No, sir. I'm sorry po. Ani ang pilit pinipigilan ng emosyon. Ibabalik ko na lang po, sir. Ani ang naakmang babawiin ng pagkain, pero pinigilan siya nito kaya't dumampi ang mainit na palad nito sa likuran ng kamay niya. Ilang saglit ting tila nakahawak ang kamay nito sa kanya bago niya ito dalidaling tinanggal. Sorry po ulit, sir. Lalabas na po ako. Nakayoko ang sabi niya. Ilang minuto na nakalabas si Nadine pero palaisipan pa rin kay Nathan ang pagiging mabait nito sa kanya. Hindi magtatagal, malalaman ko rin kung sino kan talaga. Seryoso mukhang sabi niya habang nakatingin sa direksyong kinaupo ng dalaga. Tingnan natin kung hindi ka sumuko at umuwi sa kusina mang amo mo. Bulong pa niya. Mag-aalas 5 na ng hapon ang tawagin siya sa loob ni Nathan. Pa-photocopy mo. Tig 10 pages ang bawat pahina na nasa loob ng mga folder na yan. Anito sabay turo sa makapal na file ng folder sa lamesa. Okay po, sir. Nakangiti pang tugon ng dalaga. Napakunot na lang ng noo ang binata. Pasado alas 8 na makabalik ito dala mga pina-photocopy niya. Okay na po, sir. Nakangiting nilapag niya mga folder sa desk. Sige, hanapan mo ng folder ang mga pina-photocopy mo tas aayusin mo isa-isa. Gagamitin ko yan sa meeting bukas. Seryosong mukhang sabi nito. Bibili po ba ako ng folder, sir? Nag-aalang ang tanong niya. No need. Pumunta ka sa library sa 5th floor. May mga folders doon. Sagot niya ng malalim bago muli naglakad pa akit ng 5th floor. Dahil gabi na rin noon at takot siya mag-elevator mag-isa, kaya taghagda na lang siya paakyat. Halos butil-butil ng pawis yun na makabalik siya sa basina. Nakalokip-kip niya si Nathan ang maratnan niya. Bakit ang tagal mo? Halos salubong ang kilin na tanong nito. Naghagdan lang po ako, sir. Maikling sagot niya habang isa-isa na niyang inaayos ang kopya sa bawat folder. Bakit? Sarabang ang elevator? Nakakunot noong tanong pa nito. Hindi po, sir. Takot lang po ako mag-isa sa elevator. Di na umimik si Nathan at tahimik nang napinagmastan siya. Na matapos, bumaling siya dito at inabot ng mga folder. Okay na po, sir. Malumanay ang boses sa sabi niya. Okay, ihatid mo na ako sa amin. Sabi nito na agad namang tumalikod. Matapos masigurong maayos ng lahat, pinatay na niyang ilaw sa opisina at sumunod na siya kay Nathan. Wala silang imikan habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Iliko mo sa kanan. Narinig niyang sabi nito kaya nagdahan-dahan siya para makaliko sa sinabi nitong direksyon. Nakaramdam ng kaba si Nadine na maipark na niya sa loob ng kotse. Malayong lugar na yon sa bahay niya at hindi niya pa kabisadong pasikot-sikot ang daan pabalik sa main road. Dagdag pa na halos malalim rin ang gabi. Hindi na siya nilingon pa ni Nathan na magpaalam na siyang uuwi na. Lord, please help me. Usal niya sabay sign ng cross para gabayan siya pa uwi sa kanila. Kitang-kita ni Nathan ang pagkabalisa ng dalaga habang pinapanood nito sa CCTV monitor niya sa loob ng bahay. Ilang minuto rin kasi itong tumigil sa harapan ng bahay niya bago tuloy ang umalis. Napasulap siya sa suot niyang relos. Mag-aalas 11 na ng gabi. Di niya alam kung bakit nakaramdam siya ng takot para dito, kaya nagmadali siyang namabas ng gate para habulin ito. Pero nakalayo na ito. Walang pupapasok na public vehicle doon kaya imposible makasakay agad ang dalaga. Kaya agad niyang nilabas ang kotse sa garahe at binaybay niya ang daan palabas ng village. Sa di kalayuan na ilaman niya itong halos takbohin ng palabas ng village. Sunod-sunod ang pagbusina niya na nagpatigil sa dalaga. Nakatakay pa ang mga mata nitong nasisilaw sa liwanag ng ilaw sa kotse.
Nadine, tawag niya rito. Nag-aalangan tumigil ang dalaga. Agad bumaba ng kotse sa Nathan at lumapit sa dalaga. Inabot nito ang kamay ng dalaga at inakay papasok sa loob ng kotse. May lakad po kayo, sir? Tila masigla pang talon ng dalaga. Pilit kinukubli ang takot. Napakunot ang noon niya. Tao ka ba talaga, ha? Mariing tanong niya, tinarap ang dalaga. Po? Nakakunot ang noong tanong ng dalaga. Look, pinahirapan kita bang maghapon sa work. Sinadya akong sagalin ng oras mo, tas nagpahatid ako dito. At pinauwi kita sa halos 10 oras ng gabi. At nagagawa mo pa rin umiti sa akin ng ganyan? Halos mataas na ang tono ng boses nito. Wala naman po akong dapat ikagalit, sir. Part po ng work ko lahat ng yon, kaya kayo po bilang boss ko. Karapatan niyo pong utusan ako. Nasa akin na po yun kung kakayanin ko. Malumanay pa rin ang boses na sagot niya. So ano, okay lang ba yun sa'yo? Kakayanin mo ba? Mariing tanong nito. Opo, sir. Blankong mukhang sagot ang dalaga. Naiining namang binuhay ni Nathan ang makina. May lakad ako ngayon. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Seryosong mukhang sabi nito. Thank you po, sir. Nakangiting sabi pa ni Nadine na makababa ng kotse. Marahan lang tumango ang binata. Nakapasok na sa loob ng bahay ang dalaga pero hindi pa rin binubuhay ni Nathan ang makina. Sino ka ba kasi talaga? Sino bang nagpadala sa'yo? Seryoso mukhang sabi pa niya sa sarili. Samantala si Nadine hindi na nagawa pang maghapunan at agad nang binagsak ang pagod niyang katawan sa kama. Sa sobrang pagod agad din siyang nakatulog. Kinabukasan masiglang gumising si Nadine. Good morning, myself. Nakangiting bati niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Grabe, ilang araw pa lang ako sa work, parang ang pangit ko na. Napasimangot pa siya habang tinititigan ang sarili sa salamin. Heist, kaya ko to? Nakangiti nang sabi niya sa sarili. Good morning, everyone. Bungad niya sa mga bago niyang kaibigan at katrabaho na sina Alpha. Aba, ganda gising te? Kantsaw pa nito. Naman, nakangiting sagot niya habang nagmamadali na pumasok sa loob ng opisina. Wala pa sa loob ang boss niyang si Nathan kaya nag-ayos muna siya at bahagyang naglinis sa table nito. Maya-maya pa'y dumating na rin nga ito. Good morning, sir. Nakangiting bati niya rito pero unti-unting nawala ang maganda niyang ngiti na hindi malang to lumilingon sa kanya. Nag-aalinlangan sumunod siya sa loob ng opisina nito at nagtimpla ng kape. Dahan-dahang nilapag niya ang kape sa mesa at saka mabilis sa lumabas pabalik sa sarili niyang kwesto. Mula sa kinaupuan, tinatanaw niya lang kung papapansinin ba ng boss niya ang kapeng tinimpa niya para dito. Bahagya siya na pangiti na matanaw na hinigop ito ang kapeng tinimpa niya. Na maghapang yun naging abala ang mag-amo sa kabi-kabilang meeting nito. Mabilis lumipas ang oras at nakailang deal din ang na-close nila. Good job, Miss Infante. Narinig niyang sabi nito habang papauwi sila. Thank you po, sir. Nakangiting sagot din niya. Pwede kang umuwi ngayon ng maaga. Nakangiting sabi nito. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe na mapansing na mimilipit sa sakit ang amo niyang si Nathan. Nag-aalalang tinigil na din ang kotse. Okay lang po kayo, sir? Dalhin mo ako sa ospital, please. Halos pabunong ang sabi nitong halos magkulay suka na sa sakit na nararamdaman. Nataranta namang muling binuhay ng dalagang makina. Sa ospital, agad nilapatan ng lunas ang binata. Okay na siya, miss. Intay na lang natin ang result ng lab test bukas. Sabi ng doktor bago tuloy ang lumabas ng silid. Binilingan si Nathan at payapa na itong natutulog. Medyo malakas ang aircon sa kwarto kaya agad niyang inangat ang kumot ng binata. Sino kayang dapat kong tuwagan sa pamilya niya? Aniya habang marahang kinakapa ang bulsa ni Nathan. Kumilos ang kamay nito at tinawakan ng kamay niyang naghahanap ng cellphone. Wala kang tatawagang pamilya ko. Nagulat pa siya nang bigla ito nagsalita. Pero sir, paano po kayo? Wala po kayong kasama dito. It's okay, I can manage. Umuwi ka na. Malamlam ang boses sa sabi pa nito. Sigurado po kayo? Alanganing tanong niya. Yeah. Halos pabulong ng sagot nito. Pero hindi niya maiwan-iwan ang amo. Kaya kinausap niyang nurse at binilinan saglit bago siya umalis. Sa bahay habang naghahapunan, hindi maalis-alis sa isip niya ang kalagayan ng amo. Kaya nagmamadali siyang kumain at nagpa siyang bumalik na lang sa ospital. Bago dumiretso sa ospital, dumaan muna siya sa bahay nito para kumuha ng ilang peso lang itong gamit. Nakisuyo na rin siya sa kasambahay na ipagluto ito ng pagkain. Mag-aalas 9 na makabalik siya sa ospital.
Napakunot ang noon ni Nathan nang bumungad siya sa pintuan. Anong ginagawa mo rito? Dilanan ko po kayo ng pagkain at personal na gamit. Pasensya na po. Iningi ko pa yung kasama ninyo sa bahay. Lakas daw pang sabi niya. Lalong kumunot ang noon ng binata. Natural mo ba yan? Sinasadya mo lang ba talagang hulihin ang loob ko? Seryosong mukhang tanong nito habang nakatitig sa kanya. Sabi po noon ni na father sa akin, natural daw po sa taong mapagduda, sa kapwa, pero di raw po yun sapat na dahilan para talikuran natin ang mga taong alam nating nangangailangan ng tulong dahil lang nagdududa sila sa kabutihan natin. Nakangiti pang sagot ang dalaga habang isa-isang nilalabas ang pagkaing dala. Kain na po kayo, sir. Matamis pang ngiting hinarap niya ang binata. Alanganing iniabot nito ang kutsara tinidor. Tahimik lang na nakamasid ang dalaga. Wala bang lason to? Seryosong mukhang tanong nito bago tuloy ang sumubo. Napangiti lang siya at sabay umiling. Naparami ang kinain ng binata kaya muli itong nakaramdam ng bahagyang panunakit ng tiyan. Agad namang napansin ang dalaga ang pag-iwi ng mukha nito. Okay lang po ba kayo, sir? May masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po tumawag ako ng doktor? Halos sunod-sunod pang tanong niya. It's okay. Ayos namang ako. Sagot ito ng unti-unting napapawi ang sakit na nararamdaman. Naligpit na ng dalagang pinagkainan ng binata, tsaka muling naupo sa sinyang nakapeso sa gilid ng kama. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng binata at bahagyang sumulyap sa kanya. Dito lang po ako, sir. Babantayan ko po kayo. Nakangiting sagot niya. Umuwi ka na. Hindi ko kailangan ng bantay. Maraing sabi nito habang atensyon ay nakatoon sa telebisyon. Pero sir, masyado na pong malalim ang gabi. Natatakot na po akong bumiyahe pa uwi. Nag-aalang ang sagot niya. Sumulyap sa relos ang binata at saka sumulyap sa kanya. Sige, magpalipas ka na ng gabi dito. Wala na si Nadine na magising si Nathan kinabukasan. Nakangising mukha na ni Alvin ang bumungad sa kanya. Langya pre, ulcer na yan no. Agad na sabi nito na ang tinutukoy ang pananakit ng tiyan niya. Nasaan si Nadine? Biglay na itanong niya. Wow! Pagmulot ng mga mata, si Nadine agad ang hinahanap. Nangaasar pang sabi nito. Sira, hindi kasi siya umuwi at magdamag akong binantayan. Seryosong sabi niya. Di ko siya inabutan eh, sagot nito. Ikaw ba ang nag-utos sa kanyang bantayan ako? Nakakulot ang noong tanong niya. Hindi, ba't ko naman gagawin yun? Nakangising sagot ni Alvin. Eh kung hindi ikaw, sino? Dugtong pa niya. Pare, yung katulad niyang mukhang angel, di na kailangan utusan yun para gumawa ng kabutihan. Natural niya na yun. Nakangiting sabi pa nito. Biglang natigilan si Nathan at animoy nag-iisip. Teka, huwag mo sabihin na fall ka na sa kanya. Sira ka talaga. Lumayas ka na nga. Ani niya sabay bato ng unan sa kaibigan. Bakit? Maganda naman siya. Kung hindi mo siya liligawan, ako ang puporma dun. Tila nang iinis pang sabi nito. Muling kumuha ng unan si Nathan at ipinukol sa kanya. Mag-aalas 8 na ng umaga nang mabaling-bawalik si Nadine. Good morning, sir. Dinalan ko po kayo ng almasal. Kain na po kayo. Nakangiting bunga dito. Naalala niya ang sinabi ni Alvin. Maganda nga ito lalo na kapag nakangiti. Bagay po sa inyo nakasmile, sir. Agad na sabi ng dalaga. Napakunot ang noon ni Nathan. Di naman layo nakangiti na rin pala siya. Agad naman nagsaseryoso ang mukha nito at inabot ang dala niyang pagkain. Sir, nakasalubong ko po si Sir Alvin sa labas. Pinapasabi niya po na doon muna daw ako sa kanya mag-opisina habang nagpapagaling daw po kayo. No! Narinigkit pa mga matang sabi nito. Tigla naman natahimik ang dalaga. Di ako pwede magpahinga ngayon. Sumama ka sa amin sa bahay ko, doon tayo magtatrabaho. Seryosong mukhang sabi nito. Di na nga umimik pa ang dalaga. Nang makalabas ng ospital sa bahay na pansamantalang nagtrabaho, sila Nathan at Nadine. Sir, okay lang po ba kayo? Kailan po ba talagang tapusin kaagad tong project na to? Nag-aaral lang tanong niya. Di ako pwede magkamali ngayon. Kailan makuha ko ang project na to? Anito habang patuloy sa ginagawa. Pero sir, kakagaling nyo lang po sa ospital. Baka mapano po kayo niyan? Seryosong mukhang napalingon sa kanya si Nathan. Maya-maya pa tumunog ang cellphone nito. Hello, Dad? Agad na sabi nito na sagutin ang telepono. Inaayos ko na pong lahat. Don't worry, Dad. Aabot po ako sa deadline. Sisiguraduhin ko pong makukuha kong project na to. Yun lang at binaba na nito ang phone.
Nakaramdam ng awa si Nadine para kay Nathan. Ni hindi man lang nagpakita ng pag-aalala dito ang sariling ama, sa halip mas inisipan nitong project proposal na inihahanda ng anak. "Sir, kumain muna po tayo para makainom kayo ng gamot." Sabi niya at di na siya nagintay pa ng sagot at lumabas na siya. Kumuha ng pagkain sa kusina. Matapos kumain, muling sumabak sa trabaho ang dalawa. Halos maghapon din sila nakakulong sa library para mag-isip ng mga bagong ideya at konsepto tungkol sa project. "Kung ikaw ang kliyente, ano mga bagay ang gusto mo makita kung bibili ka ng isang property?" Tanong ni Nathan sa kanya. "Siyempre po, kung bibili ako ng bahay sa isang subdivision, gusto ko yung malapit na convenience store. Dapat meron ding park and playground para sa mga bata. Basketball court, may security personnel, CCTV sa harap ng bahay at hindi lang dapat naka-install ng CCTV. Dapat may nakatutok din sa monitor 24 hours. Medyo high maintenance ang sinasabi mo, pero may point ka naman." Naniningkit pa ang mga matang sabi nito na animoy nag-iisip. "Medyo malaki ang budget sir, pero kung titingnan niyo po, kung maglalagay kayo ng mini-mart or convenience store sa loob, mababawi niyo rin po agad yung puhunan ninyo doon. At first, medyo mahirap po talagang mag-risk kasi hindi pa natin sigurado kung ilan ang bibili ng unit. Pero pwede naman po tayo mag-promotional campaign, sir." "Alam mo, tama ka eh. Bakit pa di ko agad naisip yon?" Anito at nangingiting ginulo ang buhok niya. Napangiti na rin ang dalaga. Dumating na nga ang hinaaraw na hinihintay ni Noel. Excited siyang pumasok sa opisina. "Miss Nadine, pakihanda lahat ng kakailangan ko sa proposal." Nakangiting sabi pa niya. Agad naman kumilos ang dalaga at nilapag lahat sa mesa ang mga dokumentong kailangan niya. "Sir, saan pong meeting ninyo?" Naisipan niyang itanong habang dinodouble check ang mga folders ng documents. "Diyan lang sa may golf course malapit sa atin." Sabi nito habang isa-isang sinisilip ang documents. Sinisiguro niyang nakaayos at kompleto lahat ng kailangan niya para sa project proposal. Maya-maya pa'y dumating bigla si Gab, ang panganay na kapatid ni Nathan. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng opisina. "I heard na na-hospital ka daw. Ano, natapos mo ba ang project proposal?" Agad na bungad nito. "Grabe, mas importante pa talagang business kaysa sa kapatid?" Isip-isip niya. "Look, Nathan, this is gonna be your last chance. Kapag pumalpa ka pa dito, sisiguraduhin kong bababa ka na sa pwesto." Banta nito sa kapatid. Hindi umimik si Nathan na noong nakatalikod lang sa kapatid. Habang nakaharap sa salaming dingding. "Tapos ka na ba, kuya? Malalate na ako sa appointment ko." Narinig kong sabi niya dito nang humarap sa kapatid. Galit na kinuha ang mga files na nakapatong sa mesa at walang imik na lumabas sa opisina ng kapatid. Hindi na rin to nagpaalam pa kay Nadine. Ilang minuto rin na nakalipas sa makalabas ng kapatid pero hindi pa rin tumitinig sa kinatatayuan si Nadine. Naipit kasi siya sa pagtatalo ng dalawa at tiyan agong makalabas ng opisina. Hawak ang isang folder, bumalik siya sa kanyang desk. Nilapag niya ang folder at sa kanya binuksan ang laptop at nagsimula na siyang magtrabaho. Ilang minuto na rin siya nakaupo sa harapan ng laptop nang mapansin niyang folder na kanina lang ay inilapag niya. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Lagot? Naiwan ni boss ang isang folder. Bigla siya napatayo at dalidali niyang hinabol si Nathan. Pero nakaalis na ang sasakyan nito. Kaya agad siyang pumara ng taxi para sumunod sa golf course kung saan ito pupunta. Nang makarating sa golf course, agad siyang hinarang ng gwardiya. "Good morning, ma'am. May VIP pass po kayo?" Agad na bungad nito. "Naku, sir, wala po akong pass. Pero ang boss ko po nasa loob. May bibigay lang po sana ko, sir." Aniya na may himig pakiusap. "Naku, ma'am, pasensya na po ah. Members lang kung po pwedeng pumasok sa loob." Magalang nasabi ng gwardiya. "Sir, baka naman po pwede ako makisuyo kay boss. Importante lang po, sir." Pakiusap niya. "Sige po, ma'am. Kausapin niyo lang po yung chief namin." Anito na itinurong isang naka-uniforming lalaki na paparating. "Yes, ma'am. How may I help you?" Magalang na bungad dito. "Sir, nasa loob po kasi yung boss ko, si Mr. Nathaniel. May naiwan po kasi siyang importanteng documents para sa meeting niya ngayon. Baka naman po pwedeng pakibigay ito sa kanya?" "Sige po, ma'am. Wala pong problema." Nakangiting sabi nito, sabi abot ng folder sa kanya. "Naku, salamat po, sir." Nakangiting sabi niya. Payapa ang loob, nagbiyahe pabalik sa opisinang dalaga. Bago mag-lunch, bumalik si Nathan sa opisina. Madilim ang mukha nito habang papalapit sa kanya. "Follow me inside." Agad na bungad dito. Nakaramdam ng kabang dalaga na agad naman sumunod sa binata.
Nakatayo lang siya habang hinihintay ang sasabihin ng amo. "Di ba aware ka naman kung gaano kahalaga sa akin ang project na to?" Seryosong mukhang sabi nito at tumayo pa at humarap sa kanya. "Yes po." Halos garalgal ang boses na sagot ni Nadine. "Then bakit mo pinagkatiwala sa guard ang file?" Halos mataas ng boses sa tanong nito. "Eh, sorry po sir. Ayaw po nila akong payagan pumasok sa loob eh." Nangingilid ang luhang sagot niya. "Bakit di mo na lang ako tinawagan? Alam mo bang muntik nang sa iba mapunta ang project dahil sa kapabayaan mo?" Mariing sabi nito. "Sorry po sir, hindi na po mauulit." Naiiyak ng sagot niya. "Tatlong project na ang nasulot sa akin dahil sa ganyang kapabayaan na mga nagdaang sekretarya ko at di yun kaila sa'yo. Tapos inulit mo pa ngayon? Buti na lang pala't lumabas ako para tawagan ka sana dahil sa naiwan kong folder na nakita ko namang pinampapaypay ng chief guard intusan mo." Mariing sabi ba nito? "Napayokon talaga." "Sorry po talaga sir." Halos pabalong na sabi ng nooy. "Abot-abot ang kaba. Kinakabahan siya na baka matulad siya sa mga nakaraang sekretarya na sinisante ng amo. Sige na, lumabas ka na." Narinig niyang sabi nito nang hindi na siya umimik. Pagdating sa peso niya, hindi niya na napigilan pa ang pag-iyak. Para yung punas niya ng mga luhang pilit kumakawala sa mga mata niya. Sa mga oras na iyon, hindi niya napansin na pinagmamasan lang siya mula sa loob ng amo niyang si Nathan. Nakaramdam ng habagang binata para sa kanya. Lalo na napagbukas niya ng drawer, makita niya ang personal niyang cellphone na may ilang missed calls mula sa dalaga. "Bakit hindi niya sinabing tinatawagin niya pala ako sa number ko?" Doon lang siya tila natauhan na hindi nga pala alam nila din ang pang phone number niya na ginagamit para sa negosyo. Napalunok ang binata kasabay ng pagpapalawag sa suot niyang necktie. Bago mag-lunch break, muling kumatok si Nadine sa office ng binata. Tahimik na nilapag sa mesang isang basa ng tubig at gamot ng binata. Tsaka walang imik ding lumabas ng silid. Napasulyap sa inilapag niyang gamot ang binata at saka tahimik lamang na pinanonood siya habang papalabas ng silid. Pagdating sa kantin, sinadya niyang hindi magpakita sa mga kaibigan upang maikobli ang namamagani ang mga mata. Kasalukoy na siyang kumakain nang bigla na lang naupo sa harapan niya ang boss niyang si Nathan. "Nakita kong miss call mo sa naiwan kong cellphone. Bakit di ka na mapensa kaninang pinapagalitan kita?" Agad na tanong nito. Marahan niyang binababa ang hawak na kutsara tinidor at itinigil ang pagkain. "Kung sakali po, tatanggapin niyo po ba explanation ko, sir? Mawawala po ba ang galit ninyo?" Mababa ang boses na sagot niya. "Regardless kung magalit ako o hindi, dapat dinidepensad mong sarili mo kapag alam mong tama ka." Malumanay ang boses na sabi nito. "Bakit yan lang kinakain mo?" Anito na ang tinutukoy ang kalahating cup ng rice at pritong isda na ulam na nasa plato ng dalaga. "Busog pa po ako, sir." Nahihiyang sagot niya. Kinuha nito ang plato sa harapan ng dalaga at pinalitan nito ng plato na dala niya na pang VIP ang serving. "Ubusin mo yan." Utos ito bago tuloy ang tumayo at iwan siya. Napakunot naman ang noon ng dalaga na sinundan pa ng tingin ang papalayong amo. Lihim siyang napangiti ng malasahan na masarap na pagkain na iniwan nito sa kanya. Saktong uwian na magpatiunang lumabas sa kanya si Nathan. "Sir, hindi ko po ba kayo yahatid sa inyo?" Habol ko. "No need. Umuwi ka na at magpahinga." Nagmadali ang dalagang magligpit at agad ding sumunod sa amo. Sa di kalayuan nakapark ang kotse ni Nathan na naghihintay sa paglabas ng dalaga hanggang matanaw niya na itong papalabas ng kumpanya. Napakunot ng noo niya nang baybayin ng dalaga ang daan pa uwi. "Maglalakad lamang ba siya?" Aniya habang pinubuhay ang makina ng sasakyan. Napapangiti pa siya habang pinagmamasa ng dalaga na animoy batang naglalaro sa kalsada. Kinakausap pang bawat ribulto o standee na nadaraanan niya. Maging si Jollibee na nanahimik na katayo sa labas ng fast food chain kinukumusta niya. Tinabihan niya rin at nakbayan ang nakaupong si McDonald. Napailing na lang ang binata habang pinagmamasdan siya. "Nadine, mabuti maaga ka. May sulat ka galing sa bangko, iha." Narinig niyang bungad ng maedad na matandang babae nang makarating siya sa bahay. Matamlay na inabot niyang sulat sa matanda. "Notice po ito sa bangko. May 5 months na lang po akong palugit para makapagbayad." Dinig na dinig niyang sagot ni Nadine matapos basahin ang sulat. Mula sa kinapapestohan niya, tanaw niya at nadidig niyang usapan ng mga nasa itaas. "Paano yan anak? May naipon ka na bang pantubo sa building mo?" Tanong ng isang matanda. "Kulang pa po ako ng 300,000. Matamlay na sagot ni Nadine.
E paano yan, iha? Aalis na ba tayong lahat dito? Malungkot na tanong ng matanda. Naku, hindi po. Magagawan ko po yun ng paraan. Tatanggap po ako ng maraming plansyahin at pagdadrawing pa para po. Kumita pa ako na mas malaki. Nakangiting sabi niya. Naku, ikaw talaga, iha. Nagagawa mo pang umiti, eh, alam naman namin na pilit mo lang kinakaya. Kung sakaling kulangin ang pera mo, hayaan mong tulungan ka namin, ha? Nakangiti na rin sabi ng matanda na humawak pa sa braso niya. Sabi niyo po yan, ha? Nakangiting sabi pa niya. Saglit lang po, Lola. Kukunin ko lang po sa labing pinaplansya ninyo kahapon. Aniya na agad pumasok sa loob ng bahay. Na makabalik, dala niya na ang malaking supot na nakataping damit at ilang piraso nakahanger. Tara po, ihatid ko na po ito sa unit ninyo. Nakangiting sabi niya na nagpatiuna na sa paglalakad. Matapos maihatid ang damit, muli siyang pumasok sa loob ng bahay niya. Doon pinaandar na ni Nathan ang makina, pero bigla siya natigilan na makita niya na maling nababasa ang dalaga bit-bit ang tila isang canvas na may larawan at kumatok sa katabing unit. Namabas ang isang bata, nagabot ng pera sa dalaga. Grabe, paano niya nagagawang lahat ng yun? Kulot ang noong sabi niya. Nasa bahay pang binata, laman pa rin ang isip niyang dalaga. Hindi niya akalain may malaki pala itong hinaharap na problema. Marahil kasama sa pagtitipid nito ang lahat ng yun. Kulot ang noong sabi niya. Nasa bahay ng binata, naiinteresuduhang muli niyang sarili pa ng background check result ni Nadine at doon sa tila naliwanagan. Naisanla sa bangko ang building na paupahan ng dalaga na magsimulang magkasakit ang tatay-tatay nitong pari. Kinabukasan bumisita sa opisina si Alvin. Ano? Kamusta ang pag-iimbestiga mo? Sa sekretarya mo, may natuklasan ka ba? Tanong nito na naupo sa silya sa harapan ng mesa niya. Mukha namang di niya sinasadyang isabotahe ang project ko. Sinundan ko siya kahapon, pero mukha namang walang kakaiba sa kanya. Seryosong sabi niya. Sabi ko naman sa iyo, hindi siya padala ng kaaway. Ani Alvin at sumulyap sa direksyong kinaupo ng dalaga mula sa labas ng opisina. Pero kahit pala ayoko magpakakampante, sabi niya na muling binaling ang atensyon sa ginagawa. Maiba ako. Balita ko, bumalik na raw si Steffi. Ano, tuloy ba ang engagement ninyo? Tanong ni Alvin. Walang engagement na mangyayari. Buong buhay ko, sumunod lang ako kay Papa. At Kuya, pero not this time. Aniya, na itinigil ang ginagawa at seryosong tumingin sa kaibigan. So, are you telling me na hindi mo gusto si Steffi? Kulot noong tanong ni Alvin. Dati yon, mga bata pa kami noon. Iba na ngayon. Maikling sagot nito. Baka naman may iba ka nang nagugustuhan. Nakangisi pang tanong nito. Eh ano naman sa'yo? Anitong dilampot ang phone para magpatimpla ng kape kay Nadine. Maya-maya ba'y pumasok ang dalaga at tagtimpla ng dalawang tasa ng kape. Hello, Miss Ganda? Nakangiting bati ni Alvin. Hello po, sir. Nakangiting sagot ang dalaga. Ganda, huwag mong mamasamain ha. May boyfriend ka na ba? Pagpapakit pang tanong ni Alvin. Bigla namang namulang mukha ni Nadine. Nako sir, masyado naman pong formal ang tanong ninyo. Nahihiyang sagot niya. Nako sorry ha, na-awkward ka ba? Sige, huwag mo na lang sagutin kung nahihiya ka. Ani Nathan na makalabas si Nadine. Bakit ano bang masama sa tanong ko? Patay mali siyang sabi ni Alvin sabay higop ng mainit na kape. In fairness, ang sarap ng kape ha. Nakangising sabi pa nito. Naileng na humigop na rin ang kape ang binata. Kailan ka pa nagsimulang uminom ng kape? Ang alam ko... Lang uminom ng kape. Ang alam ko, ayaw mo ng kape, di ba? Biglang naalala ni Alvin. Since tirimplahan na ka ni Nadine. Kaswal na sagot pa niya. Wow, Nadine. First name basis. Close na kayo? Nang-aasar pang sabi ni Alvin. Sira ulo ka. Umalis ka na nga dito. Natatawang tinulak niya palabas ang kaibigan na nooy hawak pa ang tasa ng mainit na kape. Lumipas sa mga araw at naging maayos naman ang takbo ng negosyo ni Nathan. Sunod-sunod ng project na nakakuha ng kumpanya at lahat iyon ay dahil na rin sa kasipagan at brilliant idea ng sekretary niyang si Nadine. Hanggang isang araw, bigla na lang nahimatay sa opisina si Nadine. Nadine! Sigaw ni Nathan na mapatanaw ang pagbagsak ni Nadine. Agad tong tumakbo papunta sa dalaga.
Binuhat niya ito at agad dinala sa klinik at kalaunan, sinugo niya rin sa pinakamalapit na ospital. Dok, ano pong lagay niya? Agad na tanong niya sa doktor. Dehydrated ang pasyente. Mabuti lang na isugo niya siya agad sa ospital kaya kailanganin niya makonfine ng ilang araw. Napasulyap ang binata. Sana mumutlang mukha ng dalaga. Naramdaman niyang awa para sa dalaga. Kayo po ba ang kapamilya ng pasyente? Tanong ng doktor. Opo, agad na sagot niya. Saglit siyang kinausap ng doktor para sa ilang detalye at pagkatapos, muli siyang bumalik at naupo sa gilid ng kama ng dalaga. Di niya alam kung ba't parang kinukurot ang puso niya sa kawaawang itsura ng dalaga. Tubig! Bulong ng dalaga nang magising. Agad niya itong inalalayang makaupo at saka niya dahan-dahang pinasimsim sa tubig. Are you okay? Nag-aalala lang tanong niya. Marahan lang tumango ang dalaga at muling pinikit ang mata. Magpahinga ka at magpalakas, okay? Bulong nga rito. Magdamag, binantayan niya ang dalaga. Kasalukoy na sumisikat ang araw ng mulat ng mata si Nadine. Agad na padako ang mga mata niya sa binatang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatulog na rin to habang nakasubsob sa kama at malapit sa kamay niya. Dahan-dahan ininila niya ang isang kamay niya at bahagyang nagising ang binata. Agad itong nagtaas ng ulo na mapansin gising siya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Agad na tanong nito. Okay na po sir, pwede yun na po akong iwan. Aniya sabing ngiti sa binata. Ala ka naman kamag-anak, paano kita iiwan? Sino magbabantay sa'yo? Nakakunot ang noong sabi pa nito. Apo, kaya ko na po ang sarili ko. Sagot niya habang nakatingin sa bintana. Uuwi lang ako saglit, babalik din ako. May gusto ko bang kainin? Malumanay ang boses na tanong niya. Marahan lang na umiling ang dalaga. Umalis na nga ang binata at naiwang mag-isang dalaga. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng silid na nasa mamahaling silid siya. Kaya't napaigtad siya dagat na pinindot ang buzzer na nakakonect sa nurse station. Nagpulasa naman ang mga doktor at nurse na ma-receive ang signal at nagtatakbo patungo sa room niya. Nangatigilan lang ito na mapansing maayos naman siya nakaupo sa kama. Are you okay, Miss Nadine? Agad na tanong ng doktor. Dok, pwede po ba akong lumipat ng kwarto? Tanong niya. But why? Hindi ka ba komportable sa kama? Anong gusto mo, palitan natin na mas malaki? Tanong ng doktor. Hindi po, Dok. Yung mas maliit po at mas murang gusto ko. Agad na sagot niya. Napangiti ang doktor. Huwag mo nang intindihin yung bill na settle na yun ang boyfriend mo. Sabi nito sabay tapik sa kanyang kamay. Napaawang na lang ang mga labi ng dalaga. Boyfriend ko? Halos pabulong na sabi niya. May kakaibang saya-sayang naramdaman na mapagkamalan siyang girlfriend ng boss niya. Unti-unti sumili ang ngiti sa kanyang pisngi. Matapos siyang matignan ng doktor, nagsialisa na rin ang mga ito. Naiwan siyang tila nakalutang sa alapaab. Boyfriend ko, siya? Nangingiting tanong pa niya sa sarili. Pero agad niya rin yung winaksi sa isip niya. Hindi. Hindi. Imposible. Para nasisirang sunod-sunod ang naging pag-iling niya at pirito binawaksi ang naiisip. Mag-aalas 9 na muling bumalik ang binata. May dala na itong pagkain para sa kanya. Natatanaw pa lang niya itong papasok sa salit. Kumakabog na ang dibdib niya. Ano to? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Bulong niya sa sarili. Nagpaluto ko ng pagkain kay Nanay Ising. Mag-almasal ka na. Yakangiting sabi nito. Hindi siya makatingin ng diretso sa binata. What's wrong? Agad na tanong nito na mapansin hindi siya komportable. Wala po sir. Agad na sagot niya. Napakunot ang noo ng binata at saka siya muling tinanong. Are you sure? Parang kakaiba ka today. Nangingiti pang sabi nito. Huwag niyo na po akong pansinin. Naasiwalang po ako na kayo pa po nag-aasikasa sa akin. Hindi po ako komportable na masyado kayo mabait sa akin. Nakangising sabi niya. Natigilan ang binata. Actually, ginagawa ko to sa lahat ng empleyado ko sa department ko kapag na-hospital sila. Kakaiba lang ang case mo dahil wala ka ng kamag-anak na pwedeng magbantay sa'yo. But in terms sa gastos at food na ganito, naranasan din ang ibang to. Seryosong mukhang sabi nito. Kung hindi ka komportable nakikita ko dito, tell me. Kung sino po pwede kong tawagan para magbantay sa'yo dito? Dugtong pa nito nang mailapag ang tray sa harapan niya. Saglit siyang nag-isip, pero wala siyang naisip na po pwedeng tumingin sa kanya. Nasa trabaho din po mga kaibigan ko, sir. Nahihiyang sabi niya. Well, wala kang choice, kundi pagtsagaan ang mukha ko. Nagbibiru pang sabi nito na naupo sa sofa malayo sa kanya. Matapos yung makakain, hindi pa rin umaalis ang binata at matsagang nililigpit ito ang mga kalat niya. Hindi mapakali sa kinihigan si Nadine dahil nananakit ng likod niya sa paghiga. What do you want?
Agad na tanong nito nang lumapit sa kanya. Pwede pong pakiangat konti yung bed? Nahangawit na pong likod ko eh. Agad namang inadjust ng binata ang kama hanggang maging komportable siya. Nagulat pa siya nang ilapat ito ang mga palad sa kanyang noo. Mabuti naman at wala ka ng lagnat. Sabi nito habang nakatingin sa kanya. Lalong namumula ang mukha ng dalaga. Hindi na niya natatagalan ang bawat pagtitig ng binata sa kanya. Pero bakit namumula pa rin ang mukha mo? Seryoso ang tanong nito. Napahawak siya sa magkabila niyang pisngi at hindi niya matingnan ang binata. Lihim namang napangiti ang binata. Matapos ang ilang araw, nakalabas na rin ng ospital ang dalaga at balik na naman sa normal ang buhay. Nagkakagulo ang lahat nang mabasa ang memo sa bulletin board. Magkakaroon daw ng team building ang bawat departamento, kaya naman excited ang lahat sa tatlong araw ng bakasyon. Guys, pinasasabi ni Sir Nathan umuwi na raw kayo at mag-impake dahil babiyahe tayo mamayang alas 4 na madaling araw. Halos pasigaw ng sabi ni Zaldi. Halos sabay-sabay nagsigawan sa sobrang tuwang empleyado. Bawat department may kanya-kanyang boss na nakalanat, wala ni isang allowed gumamit ng private car, not even their boss. Pasado alas 4 na nang dumating sa Nathan. Nagiyawan ang lahat ang bumungad ng gwapong-gwapong boss. Nakasuot lang ng plain white t-shirt at maong short. Sukbit sa likod ng isang backpack. Nakangiting pumundo ito sa unahan at nagparingali nga na tila may hinahanap. Halos puro ng bus pero wala pa rin doon si Nadine. Sumalyap siya sa labas at doon niya napansin ang tumatakbong dalaga. Bahagya siyang napangiti. Naglakad na siya hanggang sa dulo ng bus sa natitirang bakante. Tsaka niya hintay ang paglapit ni Nadine. Nagkaingay ang lahat nang umakyat si Nadine dahil ito na lang hinihintay. Napatakip na mukha ang dalaga sa sobrang hiya at lalo pa siyang namula nang sa pag-upo niya, mapansin niyang katabi niya ang among si Nathan. Akmang tatayo siya at lilipat ng upuan nang pigilan ito ang braso niya. Tumayo ito at lumabas at siyang pinapasok sa gawing bintana. Late ka na naman, narinig niyang sabi nito. Bahagya siyang sumulyap at gumiti sa binata. Pakiramdam niya noon pulang-pulang pisngi niya. Ramdam niya pa ang tila pamamanhid ng mukha niya. Hanggang biyahe wala silang imikan dalawa habang ang lahat halos hindi na magkarinigan sa dami ng mga nagkukwento. Unti-unti na rin lumiliwanag kaya't sinuot na nito ang shade na kanina lang nakasabit sa t-shirt nito. Napasilap siya rito lalo pa itong gumwapong tingnan. Nang makarating sa kurbadang daan halos magkagit-kita na silang dalawa. Humawak ito sa bintana kaya halos nakadikit na ito sa kanya. Kung tutuusin, halos nakakbay na to sa kanya kaya hindi niya magawang sumandal kahit pa ngawit na siya. Nakaramdam ng antok ang dalaga at di niya na napigilan pa ang pagpikit ng mata niya. Dumukdok siya sa buhanging unahan ng bus habang nakahawak sa mahabang bakal hanggang tuloy na siya nakatulog. Marahan sang kinabig ni Nathan pasandig sa dibdib nito. Wala ng tao sa gawing likuran ng bus kaya wala ni isang nakakapansin sa ginawa ng binata. Malapit na sila sa hotel na magising ang dalaga. Maring napapikit pa ito na mapansing nakasubsob siya sa dibdib ng katabi. Di niya alam kung magpapanggap na lang ba siyang tulog o magkukunwari siyang walang alam. Pero naunahan na siya ng binata. Gising na, nandito na tayo. Bulong nito sa kanya. Patay mali siyang nagmulat siya ng mga mata at nagkunwaring walang alam. Wow, ang ganda! Kunway sabi niya at napangiti ang binata, tinila na siya pababa ng bus. Third floor ang naka-assign sa department nila kaya naman halos magunahan sa pagpili ng kwarto ang mga kasama niya. Ang pinakahuling room sa third floor nakalaan para kay Nathan at ang kasunod na kwarto ay nilaan para kay Nadine na hindi alam ng dalaga. Nagkatinginan sila nang biglang tumahimik ang buong paligid. Mukhang nagpapahinga na sila. Nakangiti ang sabi pa nito. Biglang lumungkot ang mukha ng dalaga. Why? Agad na tanong ni Nate. Nakalak na po lahat ng pinto, ibig sabihin kompleto na sila sa room. Nakasimangot pang sabi niya. Ikaw kasi ang bagal mo eh. Nakangiti pang sabi ng binata. Naroon namang napasimangot ang dalaga. Oh, dumukot ito sa bulsa at inabot sa kanya isang keycard. Napangiti ang dalaga. Doon ka sa katabing room ko. Nakangiting sabi nito. Excited namang nagtatakbo ang dalaga sa silid na tinuro nito. Naiiling lang na sumunod sa kanya ang binata. Namangha siya sa magandang tanawin mula sa salaming dingding. Wow, ang ganda! Tanging naiusal niya habang nakatingin sa magandang tanawin sa baba. Di na niya namalayan kasunod niya rin pala ang binata. Okay lang ba mag-isa ka rito? Hindi ka ba natatakot sa multo? Kunway tanong nito. Bahagya siyang natigilan.
Marami na rin kasi siyang kwentong kababalaghan ang naririnig tungkol sa Baguio. Nang hindi siya umimik, binukas ng binata ang secret door na tumatagos sa kwarto nito. Technically, hindi ka naman mag-isa sa kwarto. Iisa lang kwarto natin kaya hindi ka dapat matakot. Nasa kabilang bed lang ako. Nalaki ang mata ng dalaga. Nagulat siya sa nakita. Kung hindi ka komportable, pwede naman kitang ikuha ng room sa fourth floor. Anito na mapansin ang pagsama ng mukha niya. Di pa rin umiimik ang dalaga. Miss Nadine, alam kong lately hindi ka komportableng kasama ko. Hindi kita masisisi. Marami talagang babae nagkakagusto sa gwapo kong mukha. Pero pwede bang iset aside mo muna kung ano man yung namumuong feelings mo para sa akin? Magtrabaho na lang tayo, pwede? Seryosong mukhang sabi nito. Lalo naman nagit-git ang dalaga. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Kainis? Bulong niya sa sarili. Pilit ng ngiti ang pinakawalan niya at tinalikuran na niya ang binata. Medyo tinamaan din siya sa sinabi nito dahil unti-unti nang nagiging tila nahuhulog ang loob niya dito. Sa sobrang inis, nagkurong na namang siya sa kwarto. Nalock na rin ang secret door kaya hindi makapagbanyo ang binata. Panay ang katok nito sa likod ng secret door pero hindi niya ito pinagbubuksan. Hanggang napagod to, tumigil na rin sa pagkatok. Ilang minuto pa, biglang tumalog ang buzzer. Agad nang binuksan niya ang pinto. Nalaki ang mata niya nang dire-diretsyong pumasok ang binata na nooy naka-bathrobe lamang. Sir, wait! Pigil niya rito pero dire-diretso lang itong pumasok sa banyo. Wala nang nagawa pa ang dalaga. Matapos ilang saglit, narinig niyang bumukas ang pinto ng banyo. Abot-abot ang kabog ng dibdib niya nang lumabas ang binatang nakatapis ng lantawalya. Mabilis na napatalikod ang dalaga. Napansin naman niyo ng binata kaya't nanadyang lumapit pa ito at kinausap siya. Maligo ka na rin. May konting salasalo tayo sa baba with other departments. Anito na halos ilang dangkal na lang ang layo sa nakatalikod na dalaga. Nabakatapos siyang maligo, wala na sa kwarto ang binata. Agad na rin siyang sumunod sa function hall kung saan kasalukuyang nagaganap ang party. Akabala ang lahat sa pagsasayaw nang pumasok siya. Agad nahagip ng mga mata niya si Nathan na nooy may kasayaw na sexing empleyada. Kaya pala nagmamadali ang loko. Bulong pa niya sa sarili ang nakatanaw sa mga ito. Natanaw niya sa mga kasamahan niya at agad siyang kinawayan. Dito, bes! Sigaw ni Alpha. Kinatokan namin sa room mo, bakit di ka sumasagot? Sabi ni Alpha na makaupo siya at sana nag-buzzer ka. Makapal yung pinto, hindi masyadong dinig yung katok sa loob. Paliwanag niya. Tumangutungo lang si Alpha. Nagpalit ng tugtog at isa-isang umupo ang nasa dance floor. Muling naghanap ng kapareha ang mga kalalakihan. Napansin niyang papalapit sa mesa nila si Nate, kaya gano'n na lang ang kabog ng dibdib niya. Di siya nagtataas ang tingin habang kunwaring abala sa cellphone. Hanggang maramdaman niya lang ang pagtayo ni Alpha na kilig ng ayaing sumayaw ng kanilang boss. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nadine na hindi siyang inayang sumayaw ni Nathan. Kala mo ko sinong gwapo? Bulong niya sabay hablot ng basa ng alak sa kanyang harapan. Parang tubig na ininom niya iyon ng dire-diretso. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang ilang mga lalaki. Nag-alok ng sayaw pero tinanggihan niya ang mga ito. Palihim na sumusulyap si Nadine kay Nathan. Mukha namang masaya itong nakikipagkwentuhan habang sumasayaw. Ilang saglit pa, inihatid na ito sa upuan ni Alpha. Tsaka inalok si Joy na nakaupo lang sa bandang harapan niya. Grabe, bes. Ang bango ni Sir. Kinikilig pang paghampas sa kanya ni Alpha. Di niya alam kung napansin ni Alpha ang pagsimangot niya. May mga kinuwento pa si Alpha, pero hindi niya na naiintindihan dahil kinakain na siya ng matinding selos. Sayang nga lang, may girlfriend na raw siya eh. Desmayado pang sabi nito. Habang tumatakbong oras, isa-isang sinayaw ni Nathan anumang mga babae sa iba't ibang department, maliban sa kanya, kaya gano'n na lamang ang pag-ngit-ngit niya. Mabuti na nga lang to the rescue si Alvin. Malayo pa lang palangiti na ito sa kanya. May I have this dance? Anito na nilahad ang kamay at bahagya pang yumuko na animay nagbigay galang sa isang prinsesa. Nakangiting agad inabot niya ang kamay nito. Habang sumasayaw na pag-usapan nilang unang araw ng pagkakakilala nila kung saan nang hiram ito ng ballpen sa kanya. Kapwa sinatatawa na maalala kung gaano sila kahaggard noon. Teka, naibalik na bang ballpen mo? Naalalang itanong ni Alvin. Naku sir, hindi pa nga po eh. Di niya naman po sinabi na mahilig pala sa kulay pink si Sir Nathan. Natatawa pang sabi niya. Saglit na nakalimot ang dalaga dahil sa mga biro at patawa ni Alvin. Hindi natuloy niya na malayan kanina pa masama ang tingin sa kanila ni Nathan. Nang tumigil,
Ang tugtog na ihatid niya na si Alvin sa upuan at nagsimula na rin magbago ang beat ng tugtog, kaya halos mapuno ang dance floor. Naiwan na naman siyang mag-isa sa mesa. Tuwing dara ng waiter, kumukha siya ng wine hanggang sa unti-unti na siyang malalasing. Di niya halos maaninag ang mukha ng mga tao at takaramdam na rin siya ng pagkahilo. Tama na yan, lasing ka na. Narinig niyang sabay sa kanya ng isang lalaki. Sino ka ba? Nag-e-enjoy yung tao eh. Ani yan na kumaway pa? Sa waiter na may dala ng wine. Walang sabi-sabi, tumayo ang binata. Binuhat siya palabas ng function room. Hoy, ibaba mo nga ako, sino ka ba ha? Ani yan na pilit kinikilala ang lalaki. Halos nakapikit na ang mata niya habang pinipisil-pisil ang mukha ng lalaki may buhat sa kanya. Na makapasok sa kwarto ay maingat na nilapag siya nito. Bakit ka ba naglasing ha? Singhal nito sa kanya. Napangisi ang dalaga ng makilalang boses niya. Ikaw pala yan, sir. Inubos mo na ba mga babae doon, ha? Naisayaw mo na ba ang lahat ng mga sexy? Mapait ang iting sabi nito habang nakatingala sa binata. Lasing ka na, magpahinga ka na. Sabi nito habang inaalalayan siyang makahiga. Bakit andito ka, ha? Kanina hindi mo ako pinapansin doon sa party, ha? Mukha lang akong tanga doon na dadaan-daan. Tapos, ngayon nagpapanggap kang concern? Halos nakapikit na sabi niya. Galit ka ba dahil doon? Tanong ng binata. Oo naman, pinagmukha ninyo akong tanga. Anito at dinuduro-duro pa ang binata. Hindi umimik ang binata. Bakit? Ano bang mali sa akin? Dahil ba hindi ako ang sexy ng mga babae doon, ha? Lahat sila pinaramdamang importante sila sa'yo maliban sa akin. Sa bagay, sino ba naman ako? Isang hamak na utusan mo lang naman ako, diba? Umiiyak na sabi niya. Magpahinga ka na. Mali ang iniisip mo, hindi ganun yun. Sabi ng binata habang marang hinahawi ang nagulong buhok niya. Bakit importante din ba ako sa'yo? Nakatitig lang siya sa maamong mukha ng dalaga na nooy halos nakapikit na. Ilang saglit din ang pinalipas niya bago niya ito sinagot. Oo naman. Sagot niya na inakala niyang tulog na ang dalaga. Bigla naman itong nagmulat ng mata. Talaga? Importante din ako sa'yo? Totoo ba yan ha? Anitong muling umusad papalapit sa mukha niya. Napahiga siya sa kama habang nakayakap sa kanyang dalaga. Halos nakadikit na ang mga labi nito sa labi niya. I love you. Sabi pa nito sabay halik sa kanya. Nalaki ang banta ng binata. Tasunod-sunod siyang halikan nito sa labi. Ang cute mo talaga. Nakangiti pang sabi na halos magsara na ang mga mata. Napapikit siya ng mariin. Pilit kinokontrol ang sarili. Maya-maya pa'y kumilos ang dalaga at umalis sa pagkakadagan sa kanya. Pirit inaabot ang cellphone na nakapatong sa lamesa. Pagkatapos muling dumagan sa kanya at kumuha ng litrato habang magkadikit ang kanilang mga mukha. Pirit niyang inaagaw ang cellphone pero naging malikot ang kamay nito at aksidenteng na i-share ang picture sa Facebook. Mariing napapikit ang binata, lalo pa ng sulod-sulod ang pagtunog ng cellphone ng dalaga. Agad nang pinusuan at nilike ng mga katrabaho nilang pictures at halos lahat nag-comment. Napabuntong hininga na lang ang binata. Walang kamalimari ang dalaga na nagawa niya. Nakatulog si Nadine habang mahigpit na nakayakap sa kanya kaya hindi na siya nakalipat pa sa kabilang kwarto. Kinabukasan halos mapatili si Nadine na magising na katabi niya. Napahawak pa ito sa ulo habang pilit inaalala ang nangyari. Dahan-dahan inalis niya ang kamay ng binata na nakadantay sa kanya pero bagya itong kumilos at mahigpit na yumakap sa kanya. Halos naramdaman na niya ang paghinga nito. Napangiti pa siya habang pinagmamasdan ang gwapong muka ng binata. Good morning! Nanlaki nga ang mata niya nang nagmulat ito at gumiti sa kanya. Napatakip ang muka ng dalaga. Natatawa namang bumangon at sumandal sa kamang binata. Ngayon ka pa napahiya pagkatapos ng ginawa mo sa akin kagabi? Nakangisip pang sabi nito. Unti-unti, ibinaba niya na ang kamay niya. Sorry, sorry is not enough. Seryosong mukhang sabi nito. Go fix yourself. Magsisimula ng team building. Tumayo na to at lumipat sa kabilang silid. Bigla siyang pinagkaguluhan nang bumaba siya. Grabe ka girl, ang haba ng hair mo ha? Agad sabi ni Joy na sinigundahan pa ng iba. Hindi magkamayo ang mga ito sa pagkansyaw sa kanya. Napakunot ang noon niya. Anong sinasabi niyo dyan?
Naguguluhang tanong niya. Ano pa ba? Eh ditong pinost mo kagabi? Ani Alpha, sabay dutot sa kanyang phone. Nanlaki ang mata niya, sabay takip sa bibig. Huwag mong sabihin hindi ikaw nagpost niyan. Ani Chris na nagulat sa reaksyon niya. It wasn't her, it was me. Sagot ni Nathan na nang nakalapit na sa kanila. Wow na din ang swerte mo naman. Si Sir palang nagpost? Naiinggit na sabi ni Joy. Alanganing ngiti ang sumilay sa mga labi niya, sabay sa ulap sa binata. Guys, check your timetable after breakfast. Sa field time mag-activity. Napalingon ang lahat sa head facilitator at nabaling ang atensyon ng lahat dito. Kaya agad na siyang hinila papalayo ni Nathan. Sabay sila nag-almusal sa isang table. So, anong feeling na maging girlfriend ng isang company president? Seryosong tanong ng binata habang nakatingin sa kanya. Napayoko si Nadine. Sorry po talaga sir, buburahin ko na po yung post ko. Sabi niyang di makatingin diretso sa karap. Itaas mo yung ulo mo, nakatingin sila sa atin. Bulong nito matapos siyang lagyan ng pagkain sa plato. Cheer up! Nakangiting sabi nito sabay pisil sa baba niya. Akmang kukunin niyang cellphone na makipag-unahan ng binata. Nakipag-selfie pa ito sa kanya at pinost na may hashtag na First Breakfast with My Honey. Lalong namula ang mukha niya na makita ang pinost nito. Stop acting weird. Panindigan na lang natin kung anong alam nila. Anito't pinisil pa ang kamay niya. Nakaramdam naman ng kapanatagan ang dalaga. Nangawakan ito ang kamay niya. Pagdating sa bus, muling umugo ang kansawa na magkahawa kamay na umakit sila. Sa likod sila pumesto kusan walang ibang nakakakita. Hindi bumibitaw sa pagkakahawak sa kamay niya ang binata. Kahit pangapilit niyang binabawi ang kamay niya. Nilalakihan lang siya nito nung mata tuwing tatangkain niyang bumitaw sa kamay nito. Habang nagbabiyahe, humilig pa ito sa balikat niya hanggang makarating sila sa location. Nandito na tayo! Bulong niya kasabay ng mahinang pagtapik niya sa pisngi nito. Nagmulat ng paningin ang binata, tsaka ngumiti sa kanya. Bilis naman! Anito habang tumatayo. Nagpatiuna na itong bumaba kaya kahit papaano, nakahinga ang dalaga. Sa baba, habang nakikipag-usap ito, agad lumapit sa pintuan ng bus na mapansing pababa na siya. Inabot itong kamay niya upang alalayan siyang bumaba. Kakaibang saya ang dulot doon sa kanya. Halos buong activity nakatabi lang sa kanyang binata kaya naman, ganoon na lang ang pagkansaw sa kanya ng mga kaibigan. Hapon na nung matapos ang group activity at tagkanya-kanya ng gala ang lahat. Lumapit sa kanya si Alvin, masayang nakipagkwentuhan sa kanya. Habang si Nathan naman noon, kasalukuy yung may kausap sa phone sa di kalayuan at nakatanaw lamang sa kanila. Ilang saglit pa'y nagpaalam na rin si Alvin kay Nadine. Madilim ang mukhang ibinaba ni Nathan ng phone. Walang sabi-sabing naglakad pabalik ng bus. Napakulot ang noon niya nang di man lang siya inaya ng binata. Tahimik na umakit na rin siya at naupo sa dati nilang pwesto. Seryosong mukhang tumingin to sa kanya. So, okay na ba sa'yong ganito pa tayo? Sabi pa nito. Sorry po sir, papaliwanag ko na lang po sa kanilang lahat. Nakayoko ang sagot niya. Paano? Nakita nila tayo magkasama at magkayakap sa isang kwarto. Tapos sasabihin mo wala lang yon? Anong iisipin nila sa akin? Mapagsamantalang amo? Yan ba ang gusto mo? Ang masirang reputasyon ko? Maraing sabi nito. Hindi po. Agad na sagot niya. Then let it be. Ako ang magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay. Seryosong mukhang sabi nito. Marahan lang tumango ang dalaga. And one more thing. Habang girlfriend kita, hindi ka dapat nakikipagsayaw o nakikipagtawanan sa ibang lalaki. Dugtong pa nito. Sunod-sunod ang naging pagtango ng dalaga na animoy, sunod-sunuran lang sa binata. Tumayo ang binata at pumaba ng bus. Naiwan siyang pilit pinipigilan ang luhang kanina pang nag-uunahang pumatak. Hiyang-hiya siya sa sarili at sa binata. Kung hindi lang sa malaking pagkakautang niya sa bangko, dali-dali na sana siyang tumakbo at nagpakalayo-layo dito. Ang tanga-tanga mo kasi. Umiiyak na sabi niya kasabay ng paulit-ulit niyang pagsampal sa sarili. Lingid sa kaalaman niya, hindi naman lumalayo ang binata. Nakatanaw lang to sa kanya mula sa pinagkukublian nito. Nang dumilim na, isa-isang nagsibalikan ang mga empleyado, kaya agad na rin umakyat ang binata sa bus. Nakapikit si Nadine habang nakahilig sa bus, kaya agad niya itong kinabig pasubsob sa dibdib niya. Pero nagising to at agad na lumuyo sa kanya. Habang umaandar ang bus, nanatili lang tong nakatingin sa labas ng bintana. Unti-unti nang lumalamig ang simoy ng hangin, kaya agad niyang hinubad ang jacket niyang suot at ibinilabel sa dalaga, pero hindi pa rin to lumilingon sa kanya. Ilang minutong nakatigil ang bus at halos nakababa ng lahat pero hindi pa rin nakakumikilo si Nathan.
Gusto niyang kausapin si Nadine pero nagpatiuna na itong tumayo. Napabuntong hininga na lang ang binata. Pagdating sa kwarto, agad na sumubsob sa kamang dalaga at saka doon tuloy ang pag-iyak. Samantala ang kabilang kwarto naman, dinig na dinig ng binata ang pag-iyak niya. Kaya gano'n na lang ang pagka-guilty nito. Gustong gusto niyang tumawid at aloy ng dalaga pero pilit niyang nilalabanan ang sarili. "I'm sorry," bulong pa niya. Kapansin-pansin ang pagdistansya sa kanya ng dalaga. Bihira na rin ito magsalita. Sasagot lang kapag tinatanong nga di tulad dati na makwento at masiyahin ito. "May sakit ka ba?" Aniya sabay salat sa noon ng dalaga. Umiling lang ito at saka nagbalik ng tingin sa kalsada. Nang tumigil ang bus sa mismong harapan ng company, agad na tumayo si Nadine at nagmamadaling boba. "Han, wait!" sigaw ni Nathan. Kinilig ang lahat at muling umugong ang kantawan. Napatigil si Nadine at nilingon niya ang binata. Nagmamadaling tumayo ito at tumabal sa kanya. Agad namang tumabay ang ibang empleyado at nagbigay daan sa kanya. Agad niyang hinawakan ng isang kamay ng dalaga nang maabutan niya ito. "Grabe naman, ang sweet!" Inggit na inggit na kansaw ni Joy. "Ihahatid na kita." Anito, tinila na siya pababa ng bus. Walang imiyak na samunod lang ang dalaga. Wala pa rin silang imikan habang nagbabiyahe pa uwi sa bahay. Nang tumigil ang kotse sa harapan ng bahay niya, dali-dali siyang bumaba. Hindi na siya nagpaalam o nagpasalamat man lang sa binata. "Nadine!" Narinig niyang muling tawag nito sa kanya. Saglit siyang tumigil at lumingon dito. "Agahan mo bukas, may kailangan tayong tapusin." Seryosong mukhang sabi nito. Marahan lang siyang tumangot, nagpatuloy na sa paglalakad paakit ng bahay. Kinabukasan, halos magkasunod lang silang dumating sa opisina. Gaya na nakagawian, agad niya itong tilimpla ng kape. Abala na ito sa ginagawa nang pumasok siya sa loob ng opisina at ni hindi man lang to lumingon sa kanya. "Sir, ano pong kailangan kong gawin?" Tanong niya sa binata. Nagtaas to ng paningin at saka inabot sa kanya isang folder. "Make 10 copies of each page." Seryosong mukhang sabi nito. Agad naman umalis ang dalaga at nagtungo sa labas ng opisina. Kung saan nakapwesto ang Xerox machine. Matapos magpa-photocopy, sumunod naman siyang pumunta sa library para kumuha ng folder na lalagyan ng mga kopya. Napansin niyang andoon na rin ang binata at may kung anong hinahanap. "Come here!" Anito nang mapansin siya. Agad nang lumapit siya dito. "Sir?" Bungad niya na makalapit. "Bakit bang tamlay mo? May problema ba?" Nakakunot ang noong tanong nito sabay salat sa noon niya. Napakunot ang noon ng dalaga at pasimple siyang sumulap sa gawing dekoran. Wala ni isang tao roon para magpanggap ang binata. "Did I made you feel that way?" Muling tanong nito. "Hindi po, sir." Maikling sagot niya. "Nag-breakfast ka na ba?" Hindi na siya kumibo. "Follow me." Maraing sabi nito nang di na siya sumagot. Sa kantin, todo-todong pag-aasikaso ng binata sa kanya. Kaya naman kumalat na sa buong company ang relasyon nila. "Ubusin mo yan, ha?" Nakangiting sabi pa nito. Alanganin namang umiti ang dalaga. Ilang oras matapos silang kumain, dumating ang nakatatandang kapatid ni Nathan. Masama ang tinging ipinukul nito sa kanya bago tuloy ang pumasok sa opisina ni Nathan. Abot-abot ang kaba niya habang pinapanood niya mula sa laming dingding ang pagdatalo ng magkapatid. Nang mapansin siya ni Nathan, agad nitong ibinaba ang Venetian blinds. Ilang minuto ring nagtagal ang pagtatalo ng dalawa hanggang bumukas na ang pinto. At dire-diretsong umalis sa nakakatandang kapatid ng binata. Mag-aalas 12 ng tanghali nang katukin niya si Nathan. "Sir, lunch na po." Lakas loob na sabi niya. "Kumain ka na, busog pa ako." Narinig niyang sagot nito. Mabigat ang loob na lumakad siya mag-isa papuntang kantin. Halos hindi rin nagalaw ni Nadine ang kinuha niyang pagkain dahil inoko pa ng binatang isip niya. Nang maparaan siya sa hanin ng mga pagkain na nakaprepare para sa VIP, bigla niyang naalala si Nathan. Bumili din siya ng chocolate, sandwich at milk tea kung sakaling ayon itong kumain ng kanin. Na makabalik sa opisina, muli niyang kinatok ang binata. "Come in!" Narinig niyang sabi nito. "Kinuha ko po kayo ng lunch, sir." Halos nanginginig pa ang boses na sabi niya. "Labas mo na yan, ayokong kumain." Buo ang boses na sabi pa nito. "Milk tea na lang po at sandwich, sir." Ani at inilapit pa sa binata ang milk tea at sandwich. "Ayoko." Hindi lumiling ang sagot ng binata. "Chocolate na lang po." Ani at dahan-dahang inasog sa binata ang bar ng chocolate. Napapalo ng malakas sa mesang binata. "Hindi mo ba naiintindihan? Sinabi kong ayoko, di ba?" Naniningkit ang mga matang sabi pa nito. Naluluhang nagtatakbo palabas ang dalaga. Napabuntong hininga ang binata at saka napasapo sa ulo.
Kasalukuyan siya nakayoko sa mesa na mapansin niya ang resibo ng pinamili sa kantina ng dalaga. Maraing napapikit ang binata. Aware siya sa pagtitipid ng ginagawa ng dalaga. Ni hindi nga ito kumakain ng tamang pagkain sa bahay para mapunuan ang iniipon nitong pambayad sa bangko. Pero gumastos ito ngayon ng malaki para lang sa kanya. Naiiling na sinimulan niyang kainin ang pagkain iniwan ng dalaga. Panay ang sulyap niya sa labas pero hindi pa rin bumabalik sa pwesto ang dalaga. Na matapos kumain, lumabas siya ng opisina at tumayo malapit sa desk ng dalaga. Nandun pa rin ang mga gamit nito. Sumulyap siya sa suot niyang rilos at mag-aalas 3 na ng hapon. Nilabas niya ang cellphone. Sinubukan tawagan ng dalaga. Napakulot ang noon niya na mapansin ang tumutulog na cellphone sa ibabaw ng mesa. Naiiling na siyang bumalik sa loob ng opisina. Saan kaya nagpunta? Bulong niya pa sa sarili. Mag-aalas 7 na makabalik si Nadine. Walang imek na nilangpasan niya lamang si Nathan at sa kanya, kinuha ang kanyang bag at ang naiwang cellphone. Where have you been? Maraing tanong ni Nathan pero hindi sumagot si Nadine at dire-diretso lang na lumabas ng opisina. Hey! Habol pa ni Nathan pero hindi na siya nilingon pa ni Nadine. Napasuntok na lang sa mesa ang binata. Masamang-masama ang loob ni Nadine kaya nang gabi din yon, naggawa siya ng resignation paper. Kinabukasan, namumugto ang mga matang pumasok siya ng opisina at dumiretso sa opisina ng binata. Naabutan niyang abala ito sa pagtutok sa computer. Marahan niyang inalapag ng resignation paper sa harapan nito. Tumigil to sa ginagawa at bahagyang sumulyap sa kanya. Tsaka binasa ang nilapag niyang resignation paper. Bakit? Seryoso mukhang tanong nito matapos basahin ang resignation paper niya. Hindi umimik ang dalaga at nanatili lang na kayo ko. I said, why? Muling tanong ng binata kasabay ng pagtiklop ng laptop at saka bumaling sa kanya. Hindi na po ako productive para sa posisyon ko, sir. Mabilis na sagot niya. Na ang mga matay na natiling nakatuon sa sahig. Who told you? Galit pa rin ang tono ng boses na tanong nito. Hindi umimik ang dalaga. So paano na yung building na tutubusin mo? Hayaan mo na lang bang marimata ng bangko? Sunod na sabi nito. Sunod-sunod umiling ang dalaga habang nakayoko. Then why are you filing this resignation? Halos pasigaw ng sabi nito. Hindi ko na po kaya magtrabaho kasama ninyo, sir. Mahinang sagot niya. Dahil ba nasigawan kita kahapon? Ano? Malaki ng ulo mo at ayaw mo na napapagalitan? Maraing sabi pa nito. Aalis na po ako sa halip, ay sagot niya. At akmang lalabas na nang pigilan siya sa braso ng binata. I won't accept your resignation. Go back and work. Maraing sabi nito. Nagtaas ng paningin ng dalaga at nagtama ang paningin nila. After creating such a big mess, do you really think I can easily let you go? Sabi nito na ang tinutukoy ang ginawa niyang issue sa social media. Go back to work. Maraing sabi nito. Napaawang ang mga labi ng dalaga. But sir, tanging nasambit niya. I don't want to hear your excuses. Anitong tinilikuran na siya at lumabas ng opisina. Naiwang nakatulala ang dalaga. Samantala, dumiretso naman si Nathan sa opisina ng nakatatandang kapatid na si Gab. Halos pabalibag na tinulak niya ang pinto. Kuya, anong sinabi mo kay Nadine? Agad na bungad niya. Napangisi naman si Gab na agad tumayo at tinarap siya. Bakit? Anong sinumbong ng girlfriend mo sa'yo? Nakangising tanong pa nito. So ikaw nga. Mataas ang tono ng boses niya. Bakit? Sinabi ko lang naman sa kanya na nag-withdraw ka ng investment sa atin ng papa ni Steph na dapat sana mag-finance sa mga latest projects mo. Maraing sabi nito. Kaya ba pinagre-resign mo siya? Halos pasigaw na sabi niya. I'm not asking her to resign. Sinabi ko lang sa kanya ang kasalukuyang kondisyon ng kumpanya. Kumpanya. Mahinahon ang sagot nito. But she's actually filing a resignation because of what you said. Halos pasigaw na sabi niya. Then good. Suyuin mo si Steph para hindi tuluyang malugi ang kumpanya. No. Hindi ako papayag na maging collateral damage na din. Halos pasigaw ng sabi niya. Please kuya, let her out of this. Ako ang aayos ng problema. Yun lang at iniwan na niya ito. Pagbalik niya sa opisina, wala na doon si Nadine. Asar na hinablot niya ang coat at nagmamadaling lumabas ng opisina. Napahampas pa siya sa manibela bago niya tuluyang binuhay ang makina. Naabutan niya si Nadine na may kausap at tila abogado kaya nagmamadali siyang umakyat. I'm sorry Miss Nadine. Naabutan niyang sabi ng abogado. Excuse me? Ano nangyayari dito? Agad na singit niya sa usapan. Sir, kayo po pala.
Nakangiti ang bungad ng abogado sa kanya. Attorney, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niya. Sir, ito po yung bagong property sinasabi ko sa inyo. Nakangiti pang sabi nito. Sino nagbenta sa atin ito? I-forward mo nga sa akin lahat ng details? Madilim ang mukhang utos niya. Bakit po sir, may problema po ba? Napakunot ang noong tanong ng abogado. Sabihin mo sa kausap mo, idedemanda ko sila for selling the property na hindi pa naman sa kanila. Galit na sabi niya. Napatingin ang abogado sa dalaga at saka muling tumingin sa binata. Sir, magkakilala po kayong dalawa? Tanong nito. She is my girlfriend. Seryosong mukhang sagot naman niya. Attorney, gusto kong asikasuhin mo ang kaso ng building na to. Aniya bago bumaling kay Nadine. Ibigay mo kay attorney lahat ng hawak mong documents. Tila natutulala lang na tumango ang dalaga. Nakaalis na ang abogado at naiwan na lang silang dalawa na nanatiling nakatayo sa terrace. I will help you gain back this building. Just stay with me. Seryosong mukhang sabi ng binata. Napasalyap ang dalaga sa kanya. Gaya ng nasabi ko na sa iyo, ako magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay. Let's go! Anito, sabay hila sa isang kamay niya, pababa. Wala nang nagawa pa si Nadine kundi ang sumunod na lamang hanggang makarating sila sa opisina ay hindi bumibitiw sa kamay niya si Nathan. Kaya naman ganoon na lang ang pagkakangiti ng lahat na ang madaanan nilang empleyado lahat ay halos na iingit sa kanya. Coffee please? Parang walang nangyaring bulong nito sa kanya na makapasok sila sa opisina. Gumapang ang tila kuryente sa pisngi niya at agad siyang napahawak sa mukha niya. Sumunod siya sa loob ng opisina nito para magtimpla ng kape. Kasalukuyan siya naglalagay ng asukal lang mula sa likuran, kinuha nitong kutsara sa kamay niya. Halos nakayakap na ito sa kanya habang naglalagay ng creamer sa tasa. Hindi makagalaw si Nadine na nakakulong na sa pagkakayakap ng binata na nagtitimpla ng sariling kape. Bahagya pa itong yumukot, kiniskis ang pisngi sa pisngi niya. Anong ginagawa mo? Kunot ang noong tanong ng dalaga. Nganitian lang siya ni Nathan bago humigop ng kape, tsaka may kung sinong nganitian sa labas. Napasulyap siya sa salaming dingding. Nakatanaw pala sa kanilang ilang empleyado mula sa labas. Namumulang mukhang agad niyang ibinaba ang Venetian blinds. Relax! Anito na hindi niya napansing nakalapit na pala sa kanya. Pinisil pa nitong pisngi niya at saka siyang nganitian. Lalong nag-init ang pisngi niya kaya nagmamadali siyang lumabas at bumalik ng sariling mesa. Nangiti namang napailing na lang si Nathan. Break time na nang lapitan siya ni Nathan at ayaing kumain. Tatanggi sana siya ngulit kinuha na nitong isa niyang kamay at tinila na siya palabas. Ano ba? Naiiritang sabi ng dalaga sabay batak ng kamay. Pero mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa kanya. Sumama ka sa akin kung ayaw mong buhatin pa kita palabas. Seryosong mukhang sabi ni Nathan. Natameme ang dalaga. Napayoko na lang siya habang sumusunod kay Nathan na nooy hindi pa rin bumibitaw sa pagkakahawak sa kanya. Napalingon ng mga empleyadong nasa salubong nila kaya't lalong di makapag-angat ng ulo si Nadine. Pagpasok niya ng kotse, narinig niyang pagbuntong hininga ng binata bago tumagsalita. Kung ano man ang sinabi ni kuya, kalimutan mo na yon. Sabi nitong hindi lumilingon sa kanya. Aamin na po ako sa lahat. Kung ano ang totoo, sir? Lakas doob na sabi niya. Malamlam ang mga matang sumulyap sa kanya si Nathan. Yan ba sa tingin mong solusyon sa problema ko? Kung iiwan mo ako sa gitna ng kaguluhang ginawa mo. Naluluha ang mga matang sabi nito. Gusto ko lang namang itamang nagawa ko, sir. Nakayoko ang sagot niya. Pero wala ka namang ginawang mali. At kahit pa hindi mo ginawa mang yun, hindi rin naman ako papayag na magpakasal sa babaeng hindi ko gusto. Kung ano man ang naging problema ng kumpanya, labas ka na ron. Buo ang boses na sabi pa nito. Pero hindi po yun ang nararamdaman ko. Nagigilty po ako sa araw-araw na nakikilala ko kayo. Nakikitang nahihirapan, sir. Aniya. Habang nanatiling nakayoko. Bumaling sa kanya si Nathan at dahan-dahan, iniangat ang ulo niya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Kung ayaw mo ako nakikitang nahihirapan, hindi mo ako iiwan. Malamlam ang mga tang sabi nito. Pero sir, hindi na natapos pa ni Nadine ang sasabihin na bigla siyang kinabig at tinalikan ng binata. Nanlaki ang mata niya at di siya nakakilos hanggang sa dahan-dahang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Nathan. Please stay! Pagmamakaawa pang sabi nito. Tila wala naman sa sariling napatangulang ang dalaga. Bahagya namang umiti si Nathan, sabay pisil sa pisngi niya. Na maghapong iyon, tila wala sa sarili si Nadine. Nad, okay ka lang? Si Alpha, na noon ay ilang minuto na nakatayo sa harapan ng desk nila.
Ha? Nalaki pa ang matang tanong niya. Bakit lutang ka? Ayos ka lang ba? Nakakunot ang noong tanong pa ni Alpha. May iniisip lang ako. May kailangan ka ba? Aniya na makabawi sa pagkabigla. Sabi kasi ni Sir Nathan, puntahan daw kita. Napakunot ang noon ni Nadine. Paano kayo nagkausap? Dumating na ba siya? Napangiti si Alpha. Nasa meeting pa siya. Tumatawag daw siya pero naka-off daw ang cellphone mo. Sabi, hindi mo rin daw sinasagot. Nakangiting. Inabot niya ang phone na naka-charge sa gilid ng lamesa. Napapailing na lang na tumalikod si Alpha. Agad naman pumasok ang tawag ni Nathan nang mabuksan niya ang cellphone. Hello, hon. Bakit di kita makontakt? Nag-aaral lang bungad nito. Hindi agad naka-imix si Nadine. Hello, nandyan ka pa rin naman sa office, hindi ba? Dugtong pa nito. Oo naman. Tanging sambit niya. Good. Intayin mo ako dyan, sabay tayong uuwi, okay? Yun lang. At ibinabahan na nga nito ang phone. Nakakulot noon na lang ang dalaga. Mag-aalas 5 na ng hapon nang muling tumawag si Nathan. Han, mauna ka lang umuwi ah. May kailangan pa akong iusin. Mag-ingat ka sa pag-uwi. At pagkatapos nga nun, binaba na nito ang phone. Sa bahay, hindi mapakali si Nadine. Paulit-ulit niyang naalala ang ginawang paghalik sa kanya ni Nathan. Nadine, umayos ka. Halik lang yon. Niwala nga kayong parang sirang kinakausap niya ang sarili. Bahagya niyang tinapik ang magkabilang pisngi niya para maiwaksi ang laman ng isipan niya hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto. Nagising ba kita? Nakangiti ang bungad sa kanya ni Nathan. Bakit nandito ka? Ganting tanong niya. Ano ba kasing klaseng tanong yan? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Anitong dumiretso nang pumasok sa pinto at naupo sa sofa. Hindi umamik si Nadine na tatili lamang na nakatitig sa binata. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nakakunot ang noong lumapit ito sa kanya. May gusto ko bang itanong sa akin? Anitong bahagya pang yumuko at inilapit ang mukha sa kanya. Nanatili lang tong nakatitig sa kanya habang naghihintay na sagot niya. Lalo namang di na kaimik ang dalaga at bahagyang napaurong. Ako na lang ang magtatanong sa'yo. Anito na hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Unti-unti itong lumapit sa kanya hanggang ma-corner siya. Mahal mo ba ako? Seryosong tanong nito. Larong lumakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Napakunot ang noon bidata. Uulitin ko. Mahal mo ba ako? Napasimangot ang dalaga at bahagya niyang tinulak palayo si Nathan. Sir, ano ba to? Pinagtitripan mo ba ako? Unti-unti namang nilapit ito ang mukha sa mukha niya. Just say it. Sir, pabulong na sabi nito habang nakatitig sa kanya. Muli niya itong itinulak papalayo. Wala namang ibang tao rito para magpanggap tayo eh. Sir, nanginginig pa ang boses sa sabi niya sabay layo sa binata. Exactly. Bakit ang slow mo? Ano bang hindi mo magets? Hindi ako nagpapanggap lang. Naiirit ang sabi ng binata. Napakunot ang noon ng dalaga habang nakatingin sa kanya. So ano, mahal mo ba ako? Tila naiinip pang tanong nito na nooy naupo na sa may sofa. Grabe naman po kayo sir, napaka straightforward niyo naman. Asar na hinila nito ang isang kamay niya. At napakandong siya rito. Nakangisi pa ang binata na magtamang paningin nila. Let's stop pretending na hindi natin gustong isa't isa. Seryosong mukhang sabi nito. Napaawang ang mga labi ng dalaga habang nakatitig lamang sa binata. Unti-unting lumapit ng mukha nito sa mukha niya at marahan siyang hinagkan sa labi. I love you. Nakangiting sabi pa nito nang bumitaw sa kanya. Dito ako matutulog ha? Nakangiti pang sabi nito sabay pisil sa pisngi niya. Hindi pwede. Mabilis siyang napatayo mula sa pagkakakandong sa binata. Bakit? Bakit naman hindi pwede? Boyfriend mo naman ako ah. Nakangiti pang sabi nito na pumesto na at nahiga naman ang binata at agad tumayo at lumapit sa kanya. Sige pala, ikaw na lang sumama sa akin. Bakit naman ako sasama sa'yo? Eh mas komportable ako dito, no? Nakasimangot agad na naupo siya sa sofa. Sumunod naman si Nathan, saka nahiga at umunan sa hita niya. Sige, dito na lang pala tayo matulog. Anito't pinikit na ang mga mata.
Bahagyang napangiti si Nadine habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng binata. Huwag mo ako masyadong titigan. Natutunaw ako. Sabi ni Todd, hindi idinidilat ang mga mata. Tumayo ka nga dyan. May paplansyahin pa ako. Aniya sabay tapik sa noon nito. Nagmulat ng mga mata ang binata at sanubong ang mga kilay na humarap sa kanya. Itigil mo na yung pagkuha mo ng extra work. Kaya ka naman nagkakasakit eh. Tingnan mo nga o ang payat-payat mo na. Anito, na pinasil-pisil pa ang braso niya. Nangingiti namang tumayo siya at kinuha ang mga damit na paplansyahin. Kung ayaw mo magpapigil, ako na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay. Don't worry, sanay ako. Wala kaming maid sa London. Sabi pa nito at pinisil ang pisngi niya. Na-impress sila din ang matapos na mabilis ni Nathan ang mga plansyahin. See? Galing ko, diba? Nagyayabang pang sabi nito habang inaabot sa kanya ang nakaduping damit na pinilansya nga nito. Nangingiting inabot niya iyon at sinimulang ilagay sa plastic. Kasalukuyan niyang inaayos sa plastic ang mga damit nang tumunog ang phone ni Nathan. Napakulot noo pa ang noon niya nang iabot nito ang cellphone sa kanya. Sagutin mo para sa akin. Seryoso pa ang mukhang sabi nito. Alanganing inabot niya ang phone mula rito. Hello? Bungad niya sa tumatawag na si Steph. Hey, where's Nathan? Who are you? Why are you handling this phone? Sumunod na nagtaray na sagot ni Steph. Agad naman na inago ni Nathan ang phone sa kanya. Hello, Steph? Anito at binago pa ang boses at umarting na alimpungatan. Hello, Nathan. I'm here in the bar. Can you pick up? Maarting sabi pa nito. I'm sorry, Steph. I'm with my girlfriend. You better call your driver. Iyan lang at napangiti nang binaba niya ang phone. Siguro naman, pwede na tayong matulog, diba? Anito na muling bumaling at yumakap sa kanya. Napangiti naman ng dalaga. Pumasok siya sa kwarto para sana kunan ng kumot at unan ang binata. Pero sumunod naman ito sa kanya at padapang nahiga sa kama. Ano ba? Hindi ka pwede dyan. Doon ka sa labas. Aniyang pilit na pinapatayo ang binata. Dito na lang ako, please. Nakalabi pa ang sabi nito na hindi na rin siya pahiga sa kama. Nawalan siya ng balanse at napasubsob sa binata. Tulog na tayo? Halos pabulong na sabi nito at yumakap pa sa kanya. Matapos ng ilang minuto, narinig niya na ang mahina nitong paghilik. Unti-unti siyang tumayo at inayos ang peso ng binata. Akala niya nahiga siya sa kabilang dulo ng kama, pero kumilos sa mga kamay ni Nathan at muli siyang kinabig papalapit dito. At hindi na ito bumitiw pa sa pagkakayakap sa kanya. Kinabukasan, nagiling na lang siya sa mahinang pag-aplos ni Nathan sa buhok niya. Good morning! Matamis ang iting bati nito sa kanya. Napangiti na rin siya habang nakatitig sa mapupungay na mga mata nito. From now on, itigil mo na yung extra job mo ha? Ayoko magkakasakit ka ulit, gaya ng dati. Magkasalubong pa ang kilay na sabi nito. Bakit naman kita susundin? Pabalang nasagot nito. Piritik siya nito sa noo at tinaasan ng kilay. Pag hindi ka pa sumunod, patay ka talaga sa akin. Nakangiti pang banta nito. Bakit? Ano naman gagawin mo? Namimilog pa ang mga matang tanong niya. Ganito. Anito na mabilis kumilos at tumagan sa kanya na nakahawak sa magkabilang kamay niya. Mariing napapikit ang dalaga habang hinihintay ang pagdampi ng mga labi ng binata. Nangingiti namang umalis si Nathan sa pagkakadagan sa kanya. Huwag kang gumanyan. Baka hindi ako makapagpigil. Sige ka. Kunwari sabi pa nito. Asar na pinagpapalusi yan ni Nadine. Tsaka niyang likuran. Na napangiwi ito sa sakit. Bagay yan sa'yo. Ang yabong mo kasi. Samantala, naging abala na sa maghapon si Nathan sa paghanap ng mga potential investors. Lalo hindi niya na ito nakita mula nang lumabasto ng opisina. Matamlay na binaybay niya ang daan pa uwi. Makailang beses niyang binalak tawagan ng binata pero hindi niya maituloy-tuloy. Sa bahay, panay ang check niya sa cellphone. Pero wala pa rin message mula kay Nathan hanggang sa tuloy na siya nakatulog sa paghihintay. Halos napaigdad pa siya nang magising siya sa matinding sikat ng araw tumatagos sa bintana. Alas 10 na nga pala. Aniya na makita ang oras sa cellphone. Mabigat ang mga paang bumangon siya at nag-ayos ng sarili. Habang nag-aalmasal, napapatulala siya. Hindi na kasi nagparamdam pa ang binata. Huwag kang gumaganyan. Baka hindi ako makapagpigil. Sige ka. Sunod-sunod ang pag-iling niya na maalalang sinabi nito.
Na-turn off kaya siya sa akin? Napakunot ang noong tanong niya sa sarili. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makarinig siya na sunod-sunod na pagkatok mula sa labas. Excited na tumayo siya at halos takbuhin ng pinto. Pero biglang nawala ang pagkakangiti niya nang bumungad sa kanya si attorney. Attorney, kayo po pala. Tuloy po kayo. May isang oras din halos tumagal ang pag-uusap nila bago tuloy ang nagpaalam sa kanya. Ilang segundo pala siyang naisasarang pinto, bigla na namang may kumatok. Attorney, may nakali... Hindi niya natapos ang sasabihin pa. Bagkos, ay pagbukas niya ay agad siyang sinunggaba ng halik sa labi ni Nathan. Miss me? Matamis pa ang iting sabi nito nang bumitaw sa kanya. Sira ka talaga? Nangangiting sabi pa niya. Inihintay mo ba ako kagabi? Anito na makaupo na sa may sofa. Bakit naman kita hihintayin? Nakataas pang kilin na sagot ng dalaga na naupo na nga rin sa tabi niya. Nangangiti namang bahagyang umusog si Nathan at umakbay sa kanya. Siyempre, dahil hindi mo kaya makita maghapon, ang gwapo kong mukha. Nagayabang pang sabi nito sabay halik sa pisngi niya. Aba, kapala? Aniya sabay pisil sa pisngi ng binata. Nangangiting hinuli nito ang isa niyang kamay at mabilis na sinuotan ng singsing. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Ano to? Tanging nasambit niya habang nakatitig sa singsing sa daliri niya. Ang snow mo talaga. Mukha bang kwintas yan? Halos sa lubong ng kilin na sabi pa nito. Alam ko singsing to, pero para saan ba to? Bakit mo ako binigyan nito? Aniyang hindi inalis ang mata sa suot na singsing. Marry me. Seryosong mukhang sabi ni Nathan. Ha? Aniyang di pa rin makapaniwala. Anong ha? Ano ang sagot mo? Tira naiinip pang tanong nito. Hindi ba parang medyo mabilis yata? Kailan lang naging tayo ng totoo, di ba? Tapos magpapakasal ka agad tayo? Nakakunot noong tanong niya. Napangiti ang binata na humarap sa kanya. Sa tingin mo talagang papayag ako maging fake boyfriend mo? Ano ibig mong sabihin? Nakakunot ang noong tanong ng dalaga. Hindi ako nagpapanggap lang noon. Totoong feelings ang pinapakita ko sa'yo noon pa. Pero pag nagsungit ka sa akin ng huling activity natin, di ba? After mo makipag-usap sa phone, hindi mo na ako nilapitan. Namimilog pa ang mga matang, sabi niya. Napangiti ang binata. Nagselos lang ako noon kay Alvin. Pag-amin pa nito. So anong sagot mo? Muling tanong nito. Hindi ko alam. Wala sa loob na sagot niya. Anong hindi mo alam? Mahal mo ba ako? Naiinis na tanong ng binata. Kailan ko pa bang sagutin yan? Namumula ang mukhang tanong niya. Bakit ganon? Bakit di mo kayang sabihin na mahal mo ako? Umamin ka nga sa akin? May gusto ka ba kay Alvin? Ha? Sa lubong ang kilin na sabi nito. Natawa naman ang dalaga. Bakit naman nasali si Sir Alvin sa usapan? Nakangiting tanong niya. Eh bakit kasi hindi mo masabing mahal mo ko? Naubos ng pasensya niya, sabi ni Nathan. Baba mo nga yung kilay mo, lagi na lang sa lubong yan. Ani ang hinimasimas pang makapal na kilay ng binata. Sabihin mo kasi gusto kong marinig. Naglalambing na yumakap ito sa kanya. Paano si Step? Nakalabing tanong niya habang nakayakap sa binata. Huwag mo siyang alalahanin, kinausap ko na siya, hindi niya tayo guguluhin. Dahan-dahang bumitiw ang dalaga sa pagkakayakap niya, tsaka hinawakan na magkabila niyang pisngi. Mahal kita kaya, yes, magpapakasal ako sa iyo. Aniya habang nakatitig sa binata. Nasasabik namang kinabig siya at mahigpit na niyakap ng binata. I love you. Nakangiting bulong nito sa kanya. I love you too. Aniya sabay pikit ng mga mata at dinamang mainit mahigpit na yakap ng binata. Masaya silang nagtrabahong dalawa. Naplano rin ang kanilang nalalapit na kasal. Di naman din tumutol ang family ni Nathan dahil successful naman ang naging meeting with investors. Hindi na nila kailangan ng tulong ng family ni Steph, tsaka tanggap na nilang both side na it's all about business kaya magaganap ang wedding. But Nathan's happy already sa kanyang magiging asawa. Hindi niya akalain na si Nadine lang pala ang kukompleto sa kanya. Minsan may tao talaga na mahirap magtiwala agad, lalo na kung may trust issues. Gayun pa man hindi yun hadlang para sa kanila ni Nadine. Minsan si God talagang may nila ang tao para sa atin. Good and bad man yun kung destiny talaga na kayong para sa isa't isa. Mangyayari at mangyayari ang hindi niyo expected. Makalipas sa isang taon, nabiyayaan sila ng kambal na anak, babae at lalaki. Mas lalo pang lumago ang business. Ni Nathan sa bahay na lamang,
Ngayon si Nadine para sa kanilang baby pero anytime naman, pwede silang pumunta sa company ni Nathan para dumalaw. Hiling nila palagi na walang kapantay na saya. Malusog na pangatawan. Kahit anuman ang pagsubok na dumating, alam niya, kaya nilang lampasan. Mag-asawa, ang kambal na anak nila, doon sila humuhugot ng lakas. At dito na po nagtatapos ang kwentong My Arrogant Boss. Sana po ay muli niyang sabaybayan ang susunod pang mga upload. Thank you po at mag-iingat po kayong lahat.